ang nakibaka di natakot, ang mga bayani at martir ng batas militar, ay naglalayon po tayo na kahit papaano ay makatulong sa pagputol ng pagbabaluktot ng kasaysayan na sobrang laganap sa mga panahong ito, kung kailan napakabilis ng at napakadaling mag-access ng impormasyon sa kasamaang palad, minsan o dumadalas nga ngayon ay maling impormasyon ang kumakalat at lumalaganap. Pangalawa po ay nais din natin na magbigay ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga kabayanihan noong panahon ng batas militar na sana po ay kanilang tularan. Pero sino nga ba ang tunay na bayani at ano nga ba ang makikita nating maaaring malaking halimbawa ng pagbabaluktot na ito ng kasaysayan? Panoorin po natin sabay-sabay itong video na dinirect ni Kiri Dalena. Ito po ay pinamagatang 18th of November. Yun po yung petsa ng paglibing ni dating Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa wakas na patupad sa araw na ito, ang huling habilin ng aking minamahal na ama, ang ating dating Pangulo Ferdinand Edrani Marcos, na maihimlay kasama ng kanyang mga kapwa-sundalo. Ako at ang aking pamilya ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagpapatuo sa kamatayan niya mahimlay sa libingan ng mga bayan. Lumi at ganda, kayuhan ay nahalina, bayan ko na sadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak, bayan pa kayang sakda. Hindi namin alam kung anong nangyari sa aming mga mahal sa buhay na dinugot at ibinala. Kung sila ay pinatay na, hindi namin alam kung saan sila itinapon. Tuwing undas, wala kaming puntod na dinadala. Pero sa aming puso, sila ay mga bayani. Sila ay mga martir. Sila ang dapat karangalan at hindi ay isang diktador. Kahit saan po yan ilibing, itutuloy pa rin natin ang laban na yan. Marcos Hitler! Diktador! Kuta! Marcos! Diktador! Imanen! Kukayen! Kumayen! Kukayen! Kumayen! Ayan po. Parang nanunumbalik sa akin yung pakiramdam nung nasa People Power Monument kami no, nung araw na yan, na talaga namang napakalaking, napakagrabing kaso ng historical distortion. Parang hindi ka makapaniwala. Kaya naman ganun na lang yung pagpoprotesta ng taong bayan. Kabataan man o galing pa sa mga panahon ng batas militar kumikilos, ay nagtipon-tipon doon para ipahayag yung kanilang pagprotesta dyan sa ginawang paglibing na yan. Bukod dyan, no, ang dami ring mga kumakalat ngayon, yung mga tunay na bayani,
sinasabi na sila talaga yung lumaban para sa mga karapatan natin, yung freedom of expression natin. Nakakalungkot no, na yung mga pinaglaban nilang karapatan na yan ay ginagamit pa ngayon para sabihin na, well, they deserved kung ano man yung nangyari sa kanila. Ngayon po, para po bigyan tayo ng mas magandang paliwanag tungkol sa phenomenon ng historical distortion, tayo po ay nag-imbita ng isang profesor mula po sa UP, ni Dr. Herbert Docena po, na kasalukuyang professorial lecturer in sociology sa UP Diliman. kung saan din po niya nakuha yung kanyang undergraduate degree in economics, pero yung doctorate po niya sa sociology ay nakuha niya naman sa University of California sa Berkeley. Dr. Herbert? Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naririnig niyo po ba ako? Hello? Yes, naririnig niyo po ako? Okay. Meron yes po. Meron po slides. May slides ako, Celia. Paano ko ba mention na rin na lang po? May mga slides ako. Paano ko po siya isi-share? Pinadala ko din po sa inyo ngayon kanina lang. Gusto ko sanang ipakita may mga pictures, mga video. Herbert, dun sa tabi ng hand sign, yun yung share screen. Share screen, okay. Tapos okay, so punta ka lang dun sa window. Okay. Okay, wait lang po, parang ano niya? Paki-cancel mo ulit, tapos instead of entire screen, paki-select yung window. Tapos yung ano, ayan, okay. Okay, tapos share screen. Allow live iDEFEND to observe your screen. Wait. Allow. Pasensya na po sa technical issue. Parang hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon na i-select yung isang screen. Pinadala ko po kay Celia yung file. Baka pwede siya na lang magpalabas. Or someone else. Subukan ko ito. Hindi ako binibigyan ng option na piliin yung anong screen. Sige, ano ka na lang, Chel? Subukan ko ito. Pero nung nakaraan kasi medyo nagkakaproblema ako sa GC, subukan ko lang. Pwede mo siyang i-send sa akin tapos I can share it. Sa Messenger na lang, Jay. Mm. Okay, so pasensya na, akala ko is it was going to be easy. Okay, habang inaantay ko natin, magpapasalamat sa find sa pag-imbita po sa akin. Lahat po kayo, mga grupo na hinahangaan ko at sa tingin ko po ay gumagampan ng napakahalagang mga tungkulin sa ating lipunan ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay naimbita para magbahagi po ng aking mga pananaw tungkol sa historical distortion.
At ngayon nga po, siguro kung nasusubaybayan nyo po sa Facebook, parang napaka relevant itong ating topic kasi kung nakita nyo, hindi ko rin masyadong alam, pero apparently mayroong viral na video na kumakalat na nagpapakita ng isang sikat na artista na parang once again apologizing for or whitewashing, no, the crimes and the sins of the Marcoses. Hindi ko po alam kung nakita niyo yung interview na yon ni Tony Gonzaga at ni Bongbong Marcos. Nakalungkot, nakakapanlumo, no, na parang they can get away with, dapat yung mga katulad po ni Bongbong Marcos ay hindi po binibigyan ng ganong pagkakataon, ng ganong plataforma. So isa lamang po itong example ng nakikita natin ngayon, no, yung historical distortion, hindi lang po yan sa pamamagitan, sa tingin ko, ng pagpapalaganap ng mga kasinungalingan, kundi napapalalim yan ng mga ganitong klaseng pagkakataon, no, na para bang okay lang na makipagkamay, okay lang makipag-interview, okay lang ngumiti-ngiti kasama ng anak ng isang diktador na walang hindi man lang humihingi ng kapatawaran tungkol sa ginawa sa ilalim ng administrasyon. Herbert? Yes po. Okay na yung ano natin, yung PowerPoint. Okay, you want to play it na lang? Okay, next slide po. Next slide. Ayan, yan yung kinikwento ko, no? Kung may pagkakataon kayo at kung gusto nyo magalit, panoorin nyo po itong interview na to. Merong thumbs down sign dun sa ano, sa YouTube link na yun. At 45,000 na yung nagka-thumbs down kanina nung hindi kong napanood. So kung gusto nyo pong i-share yung inyong pagkadismaya at objection dito sa interview na to, baka isa yung pagkakataon, no? So yon, next slide po. So yon, sa tingin ko po, alam na po natin, no, malinaw na po para sa atin, lalo-lalo na po sa inyo, mga miyembro ng FIND, mga miyembro ng PARA, ng iDEFEND, na puro kasinungalingan po yung mga kumakalat na mga sinasabi nila tungkol sa diktadura. Hindi ko na po yung sabihin, kontrahin kung ano yung mga kasinungalingan na yun. Pero meron isang napakagandang resource na makikita natin online, ginawa ng Rappler. I think it's worth sharing. So if you can Irby, nasisira yung audio mo. Ah, ganun ba? Hindi ko alam kung bakit. Ngayon, can you say again if you can? If you can play the video, just click on the arrow. Yeah. I think it's worth watching. Also, I think it's great to know magaling pangontra. Yan lang ba talaga sa Pilipinas noong panahon ng Martial Law? Biktima lang ba ng paninihang po yung mga Marcos? We, yung totoo. Suriin natin na i-fact-check ang limang sabi-sabi tungkol sa martial law at mga Marcos na kumakalat sa social media. I challenge them. Name me one that we executed when we came under the limsec. What was the accusation? Was that they were summarily executed? That we had 70,000 persons arrested. It was not
Sabi nila, wala daw na aresto nung panahon ng martial law. Anong totoo? Ayon sa Amnesty International, 70,000 nakulong, 34,000 ang inabuso, at 3,240 ang pinatay sa panahon yun. During martial law, there were no massacres like what happened in Benjola during the supposed democratic government of Cory Aquino. Pangalawa, sabi nila walang nangyayang massacre noong panahon ng martial law. Totoo ba to? Hindi po. May ilang massacre na nangyari noong panahon ng martial law. Naganap ang Palimpang Massacre sa Palimpang Sultan Kudarat noong September 24, 1974. Ang massacre naman sa Bingkul Village sa Mindanao ay naganap noong November 12, 1977. Ang mga massacre na ito'y nangyari sa pamayanan ng mga Muslim. Ang Escalante Massacre naman ay naganap sa Escalante City, Negros Occidental sa September 20, 1985. 20 taong namatay sa harap ng munisipyo. Pangatlo, ang sabi nila, malayang gumala at manood ng balita ang mga Pilipino noong panahon ng martial law. Hindi rin ito totoo. Ayon sa talaan ng kasaysayan, hindi malaya ang mga Pilipino at limitado ang access nila, hindi lang sa balita, kundi maging sa entertainment. Maraming pahayagan ang nagsara at tanging mga pahayagang at estasyong kontrolado ng Estado ang umi-air noong panahon ng martial law. Sa katunayan, pati ang popular na cartoon na Voltes 5 na censor noong martial law. Pang-apat, paano naman yung sabi-sabi na hindi makatwiran ang naging hatol ta Imelda Marcos dahil wala itong batayang umiiral na batas? Hindi rin yan totoo. Nahatulan si Marcos ayon sa 1973 Constitution dahil ang mga nilabag niyang batas ay sakop ng 1973 Constitution habang epektibo pa ito. At panlima, sabi nila di napatunayan na nagnakaw ng bilyong-bilyong piso ang mag-asawang Marcos. Yung totoo. Anti-graft courts in Bayan convicts Ilocos Norte Representative Imelda Marcos for 7 counts of graft. Marcos, the wife of late dictator Ferdinand, is sentenced to prison for 6 years and 1 month to 11 years for each case. She is also perpetually disqualified from holding public office. The graft cases are related to ones worth around $200 million by private organizations created in Switzerland from 1968 to 1986. Ilang beses nang napatunayan sa korte na ang kayamanang nalikom ng mag-asawang Marcos ay hindi katumbas ng kanilang kinita habang sila ay nasa poder. Ayan mga kaibigan ay 5 sabi-sabi tungkol sa martial law na hindi totoo. May nakita ba kayong kaduda-dudang impormasyon tungkol sa martial law? Magpadala ng link at screenshot nito sa factcheck@raptor.com. Okay, maraming salamat, no? So I think napakagandang resource na napaka-iksi lang pero napakamalaman, at I think marami sa inyo, marami sa at mga miyembro ng FIND mismo ang magpapatunay, no, na sobrang laking kasinungalingan yung sinasabi ni Enrile diyan sa interview na nakapaloob ng video, sa video na yan, na walang mga na-aresto, walang na-torture, walang mga na-disappear nung martial law. No, next slide po. So hindi ko na po 'yun masyadong palalawigin kasi well documented na po 'yun. Yung isa pa pong karaniwang distortion na naririnig natin about Marcos is that napakaganda daw ng buhay, no? Nung panahon ni Marcos at napaunlad niya yung Pilipinas, no? Marami na rin pong nasulat tungkol diyan na nagpapatunay na hindi rin 'yan totoo. Napakaraming naghirap, hindi umunlad ang Pilipinas noong panahon na yon. Next slide, katulad nitong slide na to, pinapakita na actually napakababa ng pag-angat ng yaman ng Pilipinas noong mga panahon. In fact, lumiit pa, no, na nag-reduce pa yung GDP ng Pilipinas. This one also shows you na in terms of GDP per capita, yung kung i-divide mo sa lahat ng tao sa Pilipinas, yung yaman na na-produce sa Pilipinas, makikita mo na nung panahon na nasa poder yung mga Marcoses ay yung mga panahon na actually lumiit o bumagsak yung GDP per capita. At so malinaw po yan, no? So kasinungalingan yung historical distortion, yung sinasabi ng ilan na
napakaganda ng buhay ng mga panahon na yun. Siguro napakaganda ng buhay para kay na Imelda, kay na Bongbong, pero hindi sa napakaraming Pilipino. Kamusta po yung sound ko? Naririnig niyo po ba ako? Okay, so far. Okay, thank you. Next slide po. Prof? Yes po. Pwede pakiulit po, medyo nagbe-break siya. Ayun. Ang gusto ko sanang i-diin ngayon sa maliit na aksyon na naibigay sa akin ay yung punto, ay isang simpleng punto lamang po na bagamat historical distortion, napakaraming historical distortion na nangyayari patungkol sa diktadura. Huwag din po natin sanang kalimutan yung historical distortion na nangyari patungkol sa mga administrasyon o rehimen na pumalit sa Marcos dictatorship. Alam naman po natin at kasama nga po na lalo na ng mga sinabi ng mga human rights organizations na nagpatuloy pa rin ang human rights violations kahit na nawakasan na ang diktadura. Alam po natin, alam niyo po lahat ito, yung nangyaring medyo, nagpatuloy pa rin ang mga massacre ng mga pisante, ng mga masa. Isa na po ito, yung pinaka nakakalungkot ay yung nangyari noong January 22, 1987, just a few months after the, barely a year after the People Power Revolution. Next slide po. Mismong mga grupo na alam ko kasama ng FIND or katabaw ng FIND at ng PARA, yung Task Force Detainees of the Philippines, yung Amnesty International, next slide po. Nagpapatunay din na nagpatuloy pa din ang mga human rights abuses, no? Kahit na sa ilalim ng Aquino administration. Next slide po. Marami pa rin pong kinorture, disappear, at nagpatuloy pa rin ang mga massacres. Next slide po. Kahit sa loob ng higit 25 taon, no, na nakalipas matapos ang EDSA People Power na nasundan pa ito nung state of emergency na diniklara ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Kung ilan po sa inyo, baka naalala niyo po ito, baka kasama kayo dito sa marcha na to. Magkakasama tayo dito na alam po natin na maraming na-aresto dyan at kasama dito sa pagkitil, no, ng mga kalayaan natin nung panahon na yon. Next slide po. Alam po rin po natin yung kaso ni Jonas Burgos na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nahanap. Nangyari po ito noong 2007 sa ilalim ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Next slide po. At kahit sa ilalim ng administrasyon ng pangalawang Aquino, si President Benigno Aquino Jr. ay President Aquino ay patuloy pa rin po ang mga human rights violations. Next slide po. Ayon mismo sa Amnesty International at ilan pang mga human rights organizations. At hindi lang po, kabilang po dyan yung mga human rights violations katulad ng mga torture, disappearances, and so on. Pero kailangan din po nating isipin yung mga iba pang mga paglabag sa karapatang pantao, karapatan sa disenteng pabahay, karapatan sa maayos na sahod, karapatan sa maayos na trabaho na na-violate sa ilalim ng mga administrasyong pumalit sa kay Marcos. Katulad na nga po ng patuloy pa rin yung mga demolition ng mga urban poor, ng mga slums, hindi lang kay Pangulong Aquino, kundi sa lahat, halos lahat ng mga nakaraang administrasyon. Next slide.
Napakarami pa rin ang mga kasama natin, mga manggagawa na naghirap, no, yung buhay nila. Hindi nabigyan ng pension katulad nito po ng issue na ito nung panahon ni Pangulong Aquino. Next slide po. At ito nga po, no, makikita natin, gusto ko lang i-highlight dito na sa loob ng bagamat, katulad ng sinabi ko kanina, no, hindi totoo na hindi umunlad ang Pilipinas nung naumunlad yung Pilipinas nung panahon ni Marcos. Makikita natin na tuloy kung susuriin natin, umunlad yung Pilipinas matapos mapalitan si Marcos, no, mula 1987 hanggang 2017. Makikita niyo po ito. Ito po ay graph ng gross capital formation. Ano mong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan ay yung lahat ng value ng lahat ng mga makinarya, building, pabrika na invest sa Pilipinas nitong mga panahon na to. Sobrang laki ng pagtaas, no? Nag-grow by almost 10 times in the last 70 years, no? More than 4 times after Marcos was deposed from power. Next slide po. At yung GDP na nga, makikita natin dito na tuloy-tuloy yung pag-unlad ng Pilipinas, actually. Simula nung mapatalsik si Marcos noong 1986, from $100 billion, halos $400 billion na noong 2017. Subalit, next slide po, halos hindi nabawasan yung mga mahihirap sa Pilipinas. Kahit na napakataas, napakalaki ng pagyaman, no, ng bansa natin over the past 50, 40, 30 years. Halos hindi, in fact, bahagya lang na nabawasan yung poverty incidence sa Pilipinas during that period, no? Napakaliit kumpara mo sa ibang bansa. Next slide po. At makikita rin natin, halos hindi nagbago yung sweldo ng mga manggagawa na majority ng ating populasyon ngayon, no? Kahit na tumaas yung labor productivity nila, ano pong ibig sabihin niya? Napakalaki ng pagtaas ng mas marami silang napoproduce na yaman simula noong 1990. Halos nag-quadruple nga po. Grew by more than around 300%. And yet, yung real wages, yung naiuwing sahod ng mga manggagawa ay halos parehas lang. So, makikita dito, no? At yan yung dahilan kung bakit napakarami pa rin naghihirap habang lumalaki yung yaman ng Pilipinas. Next slide po. Sobrang pagtaas ng yaman ng ilang mga bilyonaryo sa ating bansa, even during the pandemic. Ito recent lang, pinaka-recent lang po ito, no? Just 2 weeks ago ba itong balita na to na pinapakita na yung yaman nila Henry C., nila Ayala, nila Razon, nila Gokongwei ay tumaas pa by more than 30% during the last year, no? Na napakaraming naghihirap dahil sa pandemya. Next slide po. So ang gusto ko lang pong ipunto dito ay huwag po nating kalimutan na napakalaking kabuktutan, napakalaking distortion. Ano nga yung word na ginamit mo, Celia? Tagalog ng distortion, pagbabaluktot, no, ng kasaysayan. Wala yung... Ha? Hello? Ayan, okay na ulit. Oo, next slide po. Sira po ulit yung audio. Hello? Ayan. Hello? Ayan po. Ngayon po. Okay na. Ayan. So gusto ko lang sabihin na kasinungalingan, kapulang-tap,
Herbert, Prof, okay. Medyo nagpuputol-putol yung audio mo. Okay, how about now? I think mas okay. Hello? Ito. All right. Sige, sabihan niyo lang ako pag ano ha, pag maganda yung connection ko. Sige. So yun, next slide po. Next slide. Ay, hindi pa tayo dyan. Yan na ba yan? Okay. Gusto ko lang, pero gusto ko lang yung sabihin, mukhang nawala yung isang slide ko, na historical distortion din yung sabihin na umunlad yung buhay ng mga Pilipino, nawala na o significantly nabawasan yung human rights violation nung natanggal na si Marcos ng poder, no? Si Marcela Aquino, sila Arroyo sa kay Marcos, napakalaki po ng pagkakaiba. Huwag po natin kalimutan yung qualitative difference between an authoritarian regime and formally democratic regime. Pero huwag rin po natin kalimutan na yung malaki rin pagkakaparehas ng mga rehime na to in terms of yung sitwasyon o kalagayan ng mga nakatatabi. In terms of human rights, not the human right not only to express oneself, no, to be free, to organize, but also in terms of like, to have a decent life. Parang wala po magkaiba. Yun. Pero ang mabuti po ay at nakaka-inspire, no, na kahit na at nagpatuloy pa rin yung mga atake sa human rights, matapos mawakasan ng diktadura, patuloy pa rin po yung mga nakibaka at hindi natakot. Nakita po natin to sa panahon after, balik po tayo sa slide ni Leanne Alejandro. Alam naman po natin yung nangyari dito, namatay si, inatay si Leanne Alejandro after na mapatay si Simas. At patuloy pa rin, no, after nung kahit nung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, next slide. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, magkakasama po tayo, marami po tayo sa atin ang nandyan, patuloy na lumaban sa administrasyong Arroyo, next slide. At patuloy na lumaban, no, magkakasama, patuloy na lumaban sa administrasyong Aquino. At syempre, hindi ko na nasabi kasi sa obvious na sa lahat na napakalawak rin ng human rights violation. At tumitindi ang human rights violation sa ilalim ng Rodrigo Duterte na alam na natin sa kampo ng mga lahat. Pero ang mabuti dito ay patuloy din ang pakikibaka at hindi pagkatakot ng marami kasama ng mga kabataan, kasama ninyo, kasama natin. So, yun lamang po ang pagpupugay po sa lahat ng mga nakilaban, nakibaka, hindi natakot ng panahon ng diktadurya, at patuloy na nakibaka at patuloy na nakikibaka matapos wakasan ng diktadurya. At sa ilalim ng maladiktadurang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Maraming salamat ulit at pagpupugay sa iDEFEND at sa Tara. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Dr. Herbie, sa iyong napaka-komprehensibong pagtalakay tungkol sa historical distortion. May mga pumasok na tanong, no, pero tapusin muna natin yung presentations, dalawa lang naman. Yung isa ay ipapakilala naman po sa atin ni Tet kung sino ang magbabahagi. Maraming salamat, Chel. Ang ating pong susunod na paksa ay tungkol sa paggugunita, no? At kadalasan po, ang unang itinatanong ay bakit?
bakit natin kailangan gunitain at ang susunod ay papaano. So ang susunod po na magbabahagi ay isa pong activist, isa rin dating political prisoner at a survivor ng torture. At sa ngayon po, siya po ang executive director ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation, si Ms. May Rodriguez po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak, Ms. May. Mic is yours po. Ma'am, nakamute po kayo. Salamat. Magandang hapon sa inyo. Maganda ba yung aking audio? Malinaw, malinaw po. Sige. Paano rin ang sistema? Kayo ang mag-share ng aking presentation o ako? Okay. So, unang-una, salamat sa pag-imbita sa akin. Madalas, yung pagpinag-uusapan yung panahon ni Marcos, ang automatic, kahit na sa mga batang nakakausap namin, ang automatic na naaalala nila yung mga pang-aabuso, yung mga pagnanakaw. So ngayong hapon, medyo naiiba yung aking magiging paksa. Ito yung sino ba yung mga tumunggali. At natural dahil nasa Bantayog ng Mga Bayani ako, ang aking mas ide-develop ay sino ba yung mga nakilala namin na mga tao at kanilang mga grupo na tumunggali sa diktadura ni Marcos. Kung mapapansin ninyo, hindi ako masyadong umiiwas ako sa salitang batas militar bilang siyang nagde-describe sa era na yon, sa panahon na yon, kasi ang palagi kong gustong sabihin, ang ka-opposite ng demokrasya ay diktadura, hindi naman batas militar. So I make it a point to always say, ang panahon na yon ay yung diktadura ni Marcos. So sino silang tumunggali? Kasunod na slide, please. Hindi ko kasi sure kung sino ang audience ko, so naglagay ako ng isang slide kung sino si Marcos. Lalo na ngayon, ang henerasyon na kausap naming madalas ay hindi na nila, pinanganak na sila, at least panahon ni Gloria, mga ganun. Ano. So, hindi na nila na-recognize sino si Marcos. Si Marcos, syempre, ito siya. Ito ay isang anggulo ng pinatayo niyang bulto, estatwa na parang 6 stories high sa La Union na syempre wala na ngayon dahil nagkasira-sira na. Pero ito ang kanyang paniniwala sa sarili niya na siya ay tagapagligtas ng bayang Pilipinas. Next slide, please. Ngayon, bakit? Of course, nire-recognize ko yung sinabi ni Professor Docena, pero bakit naiiba si Marcos? Sa kasaysayan kasi ng Pilipinas, si Marcos, siya yung 10th na elected president. Siya ang katangi-tanging umagaw ng kapangyarihan para sa sarili niya. Sumira sa mga institusyon na tinayo para umira lang demokrasya. At sinupil ang mga Pilipinong tumututol sa kanyang diktadura. So far, walang iba. Kaya yung panahon ni Marcos ay isang siksik na panahon sa ating pagtatayo ng ating bayan na dapat nating pag-aralan talaga. Kasi yun yung maraming mga issues na po pwede nating kalkalin at makunan ng aral. Next slide, please. So, kung uulitin ko lang ano kasi nabanggit naman ito, pero meron akong mga i-stress na punto. Naging katangi-tangi siya, the best siya sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa pagpapaupo ng mga kamag-anak at mga kaibigan sa pwesto, sa pagsira at pag-iwas sa rule of law, sa pananakaw at militarisasyon, karahasan laban sa mga pagtutol at sa mga tumutol, at panggugoyo sa mamamayan at sa kasaysayan. Yung huli, ang palagi naming ini-stress kasi tinatanong ng mga iba, bakit yung lolo ko, bakit yung lola ko, maganda naman yung kanilang karanasan nung panahon ng batas militar o ng diktadura. Ang sinasabi namin palagi dyan, ang galing kasi ni Marcos, mamilipit sa isip. So at that time,
kung meron tayong ngayong internet, meron tayong ngayong iba-ibang access ng information at that time, nung panahon namin, I guess, nung panahon namin, wala talaga. Magbukas ka ng television, magbukas ka ng radyo, wala kang makikita kung hindi si Imelda na naka magandang damit na na palagi silang mabuti, palagi silang mabait, palagi silang maganda. Yun yung kinalakihan ng mga kabataan. Yun din yung halimbawa isang kang teacher ng elementary o ng high school. Kahit na alam mong hindi yun totoo, ituturo mo yun eh, kasi yun ang survival mo. Sasabihin mo na maganda ang bagong lipunan, yun ang tawag sa lipunan noon. Maganda ang bagong lipunan, walang masamang nangyayari, walang patayan. So yung teachers noon, they, para sila makasurvive, they had to accept that they were going to teach lies. So yung teachers na yon, yun ang naging teachers ng mga teachers, kaya hanggang ngayon, hindi talaga nakutkot yung mga kasinungalingan ni Marcos. Even yung mga tungkol sa pagiging magaling niyang gerilya o pagkakaroon niya ng maraming medalya bilang gerilya, lahat yun na mga kasinungalingan hanggang ngayon hindi nakukutkot kasi naipailalim niya yung brainwashing. So yan yung panggugoyo sa mamamayan, number one din siya dyan. Pero sinasabi kong si Marcos ito kasi baka ibang presidente ngayon ang naiisip niya dahil medyo may mga similarities. Okay, next slide please. Ngayon, kung paano natin iisipin na lalabanan ng distortion, ang isa sa mga paraan na inilalatag namin kung bakit namin sinasabing malawak ang pagtutol kay Marcos, kasi ang lapad eh. Mayroong kilusang hayag, mayroong kilusang lihim, mayroong lumaban sa pulungan, may nag-armado, may pumasok sa parliament, mayroong nagtrabaho sa international solidarity. Practically from the beginning ng rehimen ni Marcos, nagsimula na itong mga areas ng ng pagtutol na ito. Practically, kahit anong, kasi merong tinatawag na NATDEM, merong SOCDEM, merong pang mga iba, pero lahat sila, ang idea nila is how to resist itong dictatorship na biglang dumating sa bayan. So malawak na malawak yan. Next slide, please. So, kahit bata ka noon, matanda ka, may kaya, hikahos, nakapag-aral, hindi nakapag-aral, may trabaho, walang trabaho, maingay, tahimik, sumasama sa pakikibaka laban kay Marcos. Especially, syempre, nung bandang dulo na nung sa simula, nakakalito pa eh, o kaya nakakatakot. Lalo na pag sinabing bagong lipunan, tapos nakakatanggap ka ng tinapay o nakakabili ka ng mura sa kanilang murang tindahan, parang nakukumbinsi ka o kaya natatakot pa. Pero towards the end, hindi mo na talaga maitanggi yung paghihirap at saka yung pagmamalupit ng kanyang rehimen. So by the time dumating na ang pagpatay kay Ninoy, actually yung 2 million na yon na naghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan sa isang prosesyon na tumagal ng 12 oras, expression na yon eh. Hindi lang yon kay Ninoy na pagmamalasakit, pero yung paghahayag ng mga tao na ayaw na namin talaga ng ganitong buhay. And in fact, yung NPA, nung 350 sila nung 1971, bago nagkaroon ng diktadura, by the time nasa kataasan na ng kalupitan ni Marcos nung mga 1980s, libo na ang nag-aarmas laban kay Marcos. Hindi naman yan lahat komunista. Mayroong mga komunista, pero hindi rin lahat komunista. Sa South, meron yung MNLF. At its height, yung MNLF, merong 30,000 na armed combatants. Kasama dyan yung mga 12 years old, 13 years old, humahawak sila ng armas para ipagtanggol ang sarili nila laban sa militarization. Next slide, please. So nung 1986, itong mga lumaban na to, sabi ng mga nagtayo ng Bantayog ng mga bayani, teka sandali lang. Kapag ka nagsimula na tayong mag-enjoy sa laya, pag nakalimutan na natin na mayroong madilim na kasi syempre nag-enjoy ka na eh, pwede ka nang mag-internet, pwede ka nang mag-cellphone, pwede ka nang mag-ingay,
anything you can say, ganyan, we might forget na yung mga laya na yun, nabili yun eh, nabili sa cost ng dugo, sa paghihirap, sa mga sakripisyo ng mga nagbigay ng kanilang buhay, ng talino, ng oras, panahon, yaman, para lumaban kay Marcos. So, dalawang layunin ang sinabi ng Bantayog ng mga bayani. Una, itatanghal yung kabayanihan ng mga Pilipinong lumaban sa diktadura. Pangalawa, maging mapagmatsyag laban sa pagsisikap na ibalik ang piraniya sa Pilipinas. Yung number one, ang 35 or 36 years na ang Bantayog ng mga bayani, yun ang kanyang sinisikap gawin. So, ang angulo ng kanyang pag-atake sa diktadura ni Marcos, hindi yung naging biktima ang mga tao, kundi ito yung mga taong tumayo. Ito yung mga taong hindi mo maitatangging tumayo at namatay o pinatay dahil sa kanilang activities laban sa dictatorship. Yes, so yung next slide, please. Ang most na ginagawa ng Bantayog ay gumagawa ng mga biographies, ano? Nagre-research, gumagawa ng pag-aaral sa mga buhay-buhay ng mga tao ng mga panahong yon. At yung nare-research, inilalagay namin sa website. Una muna, merong wall of remembrance, yung nasa opening slide ko kanina. Tapos ang bulto ng aming website, nandito sa kaliwa, yung Martyrs and Heroes, ang bulto talaga ng laman ng aming website, buhay ng ordinaryong, buhay ng Pilipino na lumaban. Yes, please, next slide. Next slide, please. So ito, ganito kahirap yung mag-research para sa kanon. So far in 36 years, meron lang kaming 300 taong na-recognize. At sa aming meron kaming parang database ng mga gagawin pa. Libo-libo, as in, ang kailangang i-document na Pilipino na tumayo. Hindi lang sila nagpabiktima, pero tumayo sila. Pwedeng maliit, pwedeng malaki yung itunulong nila, pero tumayo sila laban sa nakita nilang maling pamamalakad ng gobyerno. At malawak yung mga mamamayan na yan. Meron silang Luzon, Visayas, Mindanao, USA, merong 50 babae, estudyante, aktivista, unionista, trabahador, may magsasaka, guro, journalist, scientist, pare at obispo, madre, sakristan, doktor, politiko, sundalo, huwes, makata, mga awit, direktor sa pelikula, armadong mga tao, taga-bundok, taga-isla, tambay, walang trabaho, gobernador, negosyante, milyonaryo at mga presidente pa. So, yung imaginein mo yung diktadura. Siya in a way pinakita niya yung pagkakaisa ng mamamayan na ayaw nila at kaya nilang magkaisa kung haharapan sila ng ganyang threat. Ngayon, bibigyan ko kayo ng, dahil yan ang gawain namin, bibigyan ko kayo ng kaunting idea pa kung sino-sino itong mga martir at bayani. Sa next slide, please. Ang isang katangi-tangi, binigay ng henerasyon, ng nakaraang henerasyon, yung kanilang mga matatalinong mga miyembro. Sa katunayan, marami dyan nag-cum laude. Hindi man marami, pero may katangi-tangi sa kanila nag-cum laude. Nilagay ko lang dito yung ibang mga mukha ng mga nabigyan ng honors. Ngayon, bakit ito katangi-tangi? Kasi kung matalino ka, hindi mo naman talaga maitatanggi yung ano eh, yung kalupitan ng isang gobyerno. So, these people, they had promise sa buhay nila. Pwede silang nagtagumpay elsewhere, umakyat ng career nila sa napakatataas, but they chose to face difficult, to make difficult choices. Yun yung maganda dito sa mga taong ito, na marami silang opportunities pero nakita nila yung kanilang bayan, kailangan sila. Si Senator Diokno nga, tinap pa niya yung bar tsaka yung CPA exams. Yes, next slide, please. Ngayon, lumaban din sa diktadura, mga simpleng tao. Meron din yung mga mararangya ang buhay. Pero yung sa mga simpleng tao,
Meron dyan 13 labor organizers, may 5 mangingisda, may 3 drivers ng mga public utilities, tsaka mga magsasaka, tsaka indigenous people. Ang mga pinili ko dyan, example, syempre si Macleing Dulag na isang Kalinga ang kanyang komunidad, ano? Kalinga ang kanyang sa probinsya ng, Kalinga ang tribo niya. Si Lisa Balando, si Christine Beltran, mga workers who, ano, yung ibig sabihin pag manggagawa ka, di ba, pag lumalabang ka sa politika, absent ka, punta ka sa rally, wala kang hanap buhay for the day, di ba? So, yung cost of a political involvement for these people, mas malaki talaga kaysa kung may mga may kaya. Ibig sabihin, pagka nag-rally ka, nag-strike ka, wala ka talagang hanap buhay. And yet, ang laman ng mga political protests at that time were mostly students or laborers. Yun ang bulto ng mga laman ng mga nagrarally sa panahon ni Marcos. Next slide, please. Ngayon, ang pinakamarami sa Bantayog, nire-recognize namin, ay kabataan. At kung titingnan dito, sabi ko 300 plus yung ang mga pangalan nila nandiyan sa Wall of Remembrance. 130 dyan, hindi umabot ng 30 years old. Sinurrender talaga nila ang buhay nila. Itong mga pinili kong itong mga to, yung mga pictures nila, hindi na sila tumanda. Yan na ang mukha nila nung namatay na sila. So ngayon, ito yung burden ngayon ng kabataan. Dadating na naman sa isa na namang pakikipaglaban, sa isa na namang krisis ng ating politika, yung ating mga young people na naman ang kakarga. Yun sana yung, hindi, we were hoping hindi ito pupunta sa ganito, but it will turn out, ang burden na naman ngayon ng paglaban nasa ating mga kabataan. But in fact, there was also a good number na hindi nga umabot ng 20 years old. Someone died when she was 14 years old. Ito ay yung binanggit kanina na namatay sa Escalante sa isang 3-day rally on the eve ng pagkatalo ng diktadura, September 1985. Next slide, please. Gusto ko ring i-cite na hindi rin nagpapigil kahit age. Kahit na yung mga matatanda, nung mga nagdesisyon sila na panahong lumaban, lumaban din sila. Hindi rin. Itong si Esther Dolores Jimenez, you would probably recognize her. Ito ang nanay ni Jim Paredes. Ito namang si Senator Soc Rodrigo would be more familiar with you kasi senator siya. And then we had also Chinois, an Italian, and mga Pinoy sa Amerika. Itong magkapatid na Yu Yitong, mayroon silang dyaryong Chinese daily na pinag-initan din ito ni Marcos kasi ayaw i-shift yung editorial policy nila. So they wanted independence. Ito namang si Domingo at Biyernes, ito ang mga napatunayan na talagang pinapatay ni Marcos. Mga labor leaders ito sa Seattle. Yung isa ay purong Pilipino ang magulang. Yung si Jean Biyernes ay mestisong Amerikano na naging labor leader sila bilang, ano siya, medyo unique kasi mga student, college students sila, pero pag summer nagpupunta sila sa fisheries ng Alaska, so naging labor leaders sila doon. At eventually sumuporta sila sa labor struggle sa Pilipinas at pina-assassinate sila. At syempre siguro kilala ninyo si Father Favalli na naging parish priest at pinatay ng mga Manero brothers sa Cotabato. Next slide, please. Ito yung malapit sa puso ninyo kasi marami rin, 30%, 10% sa aming so far na recognize sa Bantayog ay mga winala.
si Roy Acevedo sa Mindanao, si Romy Crismo sa Northern Luzon, si Charlie de Rosario dito, wala pang martial law ito, si Charlie, si Albert Enrique sa Southern Luzon at si Leticia Laglay sa Southern Luzon din. Sila lang ang nailagay ko dyan, pero 30, nung ni-review namin siya, 30 sa 300 plus namin so far ni-recognize, ay ito yung binabanggit kanina na paano mo aalalahanin ang isang taong hindi mo naman alam kung anong nangyari sa kanya. So it is always a terrible feeling for the family kasi hindi mo alam kung magluluksa ka o maaasa ka ng buhay pa. Kaya ang krimen ng disappearance, isa sa pinakamalala talagang krimen na pwede mong magawa. Meron din naman kaming kinilalang mga nalunod o na disgrasya, mga madre ito at saka mga church workers, pare, na sa mga sirkonstansyang hindi naman nila ginusto, sila ay namatay. So next slide please. Meron kami ni-recognize na mga pinatay o napatay sa kamay ng kapwa nila. So far, tatlo yung narito, pero meron pa yatang isa na hindi ko na-name. Si Jennifer Cariño ay nabaril ng isang niyang kapwa gerilyang hindi marunong sa baril. Si Ricardo Filio ay mis-encounter with still another unit of the armed groups at that time. At si Evelia Boncha ay ang balita namin, pinatay siya sa isang ideological o battle inside the organization. So, in-execute siya. Pero they are no less heroes of our time because lahat sila, they made the decision, bata sila, they made the decision we will fight and they did. Kaya kinikilala rin sila. Marami sa listahan sa Bantayog na patay sa labanan o nagkasakit. Next slide, please. Ayokong tapusin yung presentation ko na hindi ako papasok sa ilang mga buhay. Gusto kong ipakilala sa inyo si Salvador Lianyo. Siya ay taga Romblon. Namatay siya. Siya ay dating nag-guerilla. Pagkatapos nung tapos na ang digmaan, naging pulis siya. Tapos naging siyang chief of police sa bayan nila sa Romblon. Pero at that time, nakukumbinsi na siya na mali yung tinatakbo ng gobyerno ni Marcos. So nagsimula siyang maging critical sa gobyerno. Naging pastor din siya ng Foursquare Church. So bilang parang makikita mo na siya ay magaling magsalita. So magaling magsalita, namulat siya sa politika, nagsisimula na siyang magsalita sa rally. So ang sinasabi niya, tama na, sumubok naman tayo ng iba, palitan na natin ito, etc. So sabi ng kanyang fellow sa Foursquare Church, wag mong paghaluin yung politika at saka yung religion. Wag kang ganyan magsalita. Pero ininsist niya, ito ay kasama sa ating paniniwala kasi ito ang buhay natin. So itinuloy niya yan. At naging siyang watcher noong 1986 na snap election. Ngayon, merong isang Marcos loyalist sa kanilang bayan who wanted him to stop doing what he did, pero hindi niya pinapansin. So nung araw ng election, nung February 6, 1986, bumoto siya ng maaga kasi magiging siyang watcher. By 9 a.m., may yung Marcos loyalist na yon, sinundo siya from the precinct against his will, at nung kinuha na siya, hindi na nila alam kung saan siya pinunta, dinala. After 5 days, nakita siya nakabalot na, nakalibing na, may baril sa ulo. Ang huli niyang sinabi bago siya na kinaladkad, yung ballot box dalhin niyo sa munisipyo.
yun yung sinasabi ko kanina na maliit o malaki minsan yung heroism mo. Pero kung na-gets mo, ito ang kailangan ng bayan. Ito ang kailangan mo nang tapusin ito. Then yung kanyang decision na pangatawanan niya yung kanyang position at that time was really, really heroic. Sa katabi niya, ipapakilala ko rin sa inyo, si Amante Flor Torres. Si Amante Flor Torres ay taga Cagayan sa North, kababayan ni Enrile. Siya ay anak ng magsasaka. So, pero matalino siya, so naging honor siya sa kanyang elementary, high school, and so on. Nakarating siya ng Maynila, studied law sa Lyceum, pero hindi niya na-complete kasi nakapag-asawa siya and started his family. So, napilitan siyang umuwi ng probinsya. Nagtrabaho siya as a small manager of a small business. Ang business ay handicraft at saka logging. Pero napansin ni Ginoong Torres na mali talaga yung patakbo ng diktadurang Marcos. So nagsimula rin siya, katulad nitong nasa kaliwa ko, yung nasa kanan ko, magaling din siyang magsalita, he wanted to be a lawyer. Nagsimula na rin siyang mag-open na magpuna. Nagsasalita siya sa mga rally, abusadong human rights ang gobyerno ito, etc., etc., etc. Pagdating ng 1986, ang position niya, boycott. Yung isa was to help in the election, yung isa was to boycott the election. Boycott ang position niya. So, maingay siya. Isang araw, on 3 days before si Mr. Leaño, February 3 or 4, he was killed. Yan yung mga klase ng mga maliliit na buhay na nagbigay para sa ating bayan. Next slide, please. Ito mga dalawang matanda. Gusto ko itong i-sight sa inyo kasi memorable talaga ang buhay nila. Kung familiar siguro sa inyo si Herbert Olalia. Si Herbert Olalia, taga Pampanga. Pinanganak siya noong 1903. So, ano na to? Talagang by the time nag-marshal, may edad na siya. So, nung siya ay nag-houseboy, mga ganyan. Pero meron siyang, yung family nag-move sa Maynila. So, sa Maynila, nakahanap siya ng trabaho bilang sa isang shoe factory. Yung, alam niyo yon, yung sa maliliit na mga pagawaan ng sapatosan. Ngayon, si Herbert, meron siyang may two things na nagpabago sa buhay niya. Yung isa na nawili siya sa vaudeville, yung street theater, at saka na-introduce siya sa politika. Yung politika niya, unionism at saka nationalism. So, at that time, ang pinagtatalunan, ano ba ang bayan natin as against the American, as against yung colonial rule ng Amerika, etc. No? So, na-engage siya doon. So, ang kanyang unionism, nakatabi palagi doon sa kanyang pagmamahal sa bayan o pagtatanggol laban sa kolonyalismo. Pagdating ng panahon ni Marcos, naabutan pa siya naabutan siya sa China kasi ginawa siya ni Marcos emissary. Pagbalik niya dito, nag-martial law na pala, arrestado siya. And then, na-arrest siya 3 times in the course of his life, hanggang nung namatay siya, 3 beses siyang na-arrest. Hindi siya bumitiw sa unionismo. Ang mga tinayo niya, NAFLU, tapos ang huli niyang tinayo kasama ng mga iba ay yung Kilosang Mayo 1 or KMU noong 1980, for which he was arrested, and yung for 79 years old na siya noon, eh malupit yung kondisyon na pinahihiga siya semento, etc. So nagkasakit na siya dyan. Ni-release siya later, pero hindi nagtagal. Namatay na rin si Herbert Olalia. Isa siya sa mga nagpaliwanag sa labor movement na hindi po pwedeng hanggang nakikipaglaban lang kayo sa inyong sweldo. Hindi po pwedeng ganun lang ang union. Ang union kailangan tumitingin din sa bayan. Ano ba ang issues ng bayan?
Ito namang si Coronacion Chiba, ang isa niyang pangalan ay si Commander Waling Waling. Siya ay naging hook din. Naging hook siya sa kalinog sa Iloilo. Kasi for some reason, hindi lang naman talaga sa Luzon ang hook balahap. Nung panahon ng Hapon, lumawak din siya all the way hanggang Mindanao. Sa Iloilo, na-recruit si Corazon Chiva na hook. Lumaban talaga siya. And magaling siyang gerilya. Mayroon siyang asawa, namatay ang asawa niya. Nag-asawa siya ulit ng isang kapwa hook. After the war, ang ginawa na nila ay pag-organisa ng mga farm workers. Paglaban sa for agrarian reform at saka pag-organisa ng farm workers. Hindi niya binitiwan yon. Kinulong siya ni McCoy, ang kasama niya sa kulungan mga aktivista, hindi siya bumitiw. Magaling din itong speaker. Iniimbitahan siya kahit daw piyesta, kahit daw sayawan, iniimbitahan si Commander Waling Waling. Ganon din lang, isang araw tumatawid siya sa ilog, may dalawang tao, binaril siya. So, ang naaalala ng mga tao sa kanya, siya si Commander Waling Waling. And lastly, yung last slide ko is about this young person. Next slide please, my last slide. Ito si Juveline Haravelio. Siya ay taga Negros. Isa siya sa 11 anak. Ikinayod siya na nakapag-aral, nakumpleto niya ang commerce sa Bacolod. Nag-member siya ng Student Christian Movement of the Philippines. Namulat si Juveline noong 1980s. Doon siya nagsimulang mag-organisa ng mga kabataan. Ngayon, noong 1985, noong nanawagan ng People's Strike laban sa diktadura, yung si Juveline, dahil nasa kabataan ang kanyang mga kinikilusan, kasama siya doon sa rally sa Escalante. Sorry, sa Escalante ito, nandoon siya. Yung mga cultural groups na nasa mga kabataan, sila yung nasa front, nasa harapan ng rally. Libo-libo yung nasa likod, sila yung nasa harapan. Si Juveline ang isa. Nung sinimulan na nilang bombahin ng tubig, yung fire truck, yung rally, ang sabi lang ni Juveline, siguro hindi ako nakapagligo kaninang umaga, kaya pinaliligoan tayo. Tapos nung nagsimula ng magbato ng mga pillbox, ibinabato pa nila pabalik. Kasama si Juveline sa nagbabato. Hindi nila inurungan yung mga pillbox, hindi nila inurungan yung mga ano yun, yung sa usok, tear gas, hindi nila inurungan. And yet, nung tumayo si Juveline to throw another tear gas back, binaril siya. Almost instantly, she died. Itong mga buhay na ito, kaya ko pinili sila kasi hindi natin sila nakikilala kung hindi sa mga lokalidad lang, except kay Herbert Olalia, sa kanilang mga lokalidad lang sila bida. Sa kanilang pamilya lang sila in fact, yung ibang mga pamilya, until kinilala sila sa Bantayog, kinahihiya nila. Tinatago nila na namatayan sila. Kasi yun yung psychology noon eh, na nakakahiya na nakulong ang anak mo, nakakahiya na matay ang anak mo, etc., etc. But once merong recognition na ibinigay sa kanila, na sila ay bayani ng bayan, yung family nagkakaroon ng pagbabago sa, ganun ba yun? Nagkakaroon ng pagbabago. At saka ang mga tao sa lugar, ganun pala yun. Akala namin, anti-government, ano sila, mga rebelde, kaya ayaw mong suportahan, ayaw mong ipakilala na nag-graduate sa eskwela mo kasi laban siya sa gobyerno. But when you put yourself in a situation na inaangat mo sila kasi sila ay bayani ng bayan, nagbabago ang pagtingin ng komunidad. So, in a way, kahit na mabagal kaming magtrabaho, 300 pa yan, knowing na libo-libo pa yung work na kailangan natin, yung mga taong kailangan namin kilalanin. Masaya naman kami na mayroon kahit papano, sabihin mong historical distortion, sabihin mong historical revisionism, ang buhay ng mga taong to, hindi mo maitatanggi.
tumayo sila, pinakilala nila ang sarili nila, kami ay ganito, ayaw namin sa diktadura. So, yun yung aming commitment na we will continue. Hindi namin kaya because of our mandate na lumagpas sa Marcos dictatorship, pero as long as mabibigyan namin ng kabuluhan yung buhay nila sa nangyayari ngayon, may ipapakilala sila kung paano sila nagbehave noon sa nangyayari ngayon, itutuloy namin. So, yun lang ang masasabi ko. Salamat at sana nakatulong ng konti sa pagbibigay ng enlightenment. So, sa ngalan ng libu-libong hindi pa kinikilala ang kabayanihan, laban lang tayo. Salamat sa inyo. Yun na po. Seated po. Maraming salamat, Miss May. Sel, yung susunod na video. Hindi ba tayo tatanong? Ngayon na ba yung Q&A? Kala ko sa dulo. Okay. May pumasok na isang tanong. Or kung magsustay po sina Miss May tsaka si Doc Herbie hanggang dulo, pwede rin naman po na hintayin na natin yung Q&A hanggang sa dulo na lang. Okay na po. Okay. Okay. Ikaw na, Sel. Sige po. Okay. So, magmula po sa diskusyon na tungkol sa historical distortion at yung kahalagahan ng memorialization. teka. So, Miss May, kasi masyado pong powerful yung mga kwento ninyo, no? Medyo, teka lang, hindi pa ako naka-recover kagad. Kaya pinasa ko agad kay Tet, pero okay. Wala pa si Hermon dyan. Oo nga po, yun nga po din yung, kaya din po nung nabanggit ninyo yung mga desaparasido at kung papaanong hindi makapagluksa yung mga pamilya ay talaga namang naramdaman ko. Okay. Sel, may isang tanong lang doon kanina na medyo related doon sa presentation ni Doc Herbie. Baka habang nagre-recover ka, sagot muna lang muna natin sa kanya. Pwede ba? Sige. Ako na magbabasa, Sel. Okay. Thank you. Prof, at kung sino man po, pati si Miss May, kung meron po kayong insight. May tanong po mula sa ating Facebook page. Ang tanong ay, paano lalabanan o sasagutin ng historical distortion at whitewashing na sinasabing nagawa dahil sa pag-interview ni Tony Gonzaga kay BBM? Marami namang mga biktimang nagkukwento ng mga pangyayari sa kanila noong martial law, pero paano tatapat sa napakalaking bilang ng followers ng mga gaya ni Tony Gonzaga? At sinasabing fair naman daw dahil binigyan niya rin ng espasyo sa kanyang vlog sina Atty. Chel, Diokno at iba pa. Ito yung binabanggit ni Miss May kanina, no, na nagbago po yung terrain pagdating sa pakikibaka at ngayon ang burden nasa kabataan. Iba na rin yung kondisyon, iba na rin yung teknolohiya. So, yun po yung tanong, Prof, at kung si Miss May, kung meron po kayong insight mamaya. Prof, sa inyo po. Herbert, nakamute ka yata. Hello, ayan. Narinig niyo ba ako? Okay na po. Okay. Sa pananaw ko po, at pananaw po bilang aktivista more than as a sociologist, sa tingin ko po, kailangan po nating suriin ng mas malalim siguro kung ano yung mas malalim na dahilan kung bakit maraming naniniwala dun sa mga kasinungalingan, sa mga distortion. No? Bakit ba, kahit na paulit-ulit natin kinukontra ng katotohanan, no, nung mga kwento, yung mga kwento ni Ma'am Min, no, na napaka nakakaantig talaga, bakit ba, kahit na meron tayong Bantayog, kahit na paulit-ulit nating pinapakita yung mga facts, bakit ang dami pa rin naniniwala sa
the historical distortion, no? And yan, medyo mahirap na tanong. Hindi ko masasagot, meron akong hindi ko lahat ayaw, siguro merong mga kanya-kanyang kuru-kuru dyan. Ako po, yung isa kong ano, pananaw, pagtingin ko po dyan, siguro po, baka mas naniniwala yung mga tao the more na nakikita nilang walang nagbabago sa buhay nila. Ano pong ibig sabihin ko niyan, no? Apat na dekada. Ang nangyari po yata, marami po ang umasa na matapos ang diktadura, magbabago talaga yung buhay nila. So binigyan nila ng tsansa si yung administrasyong Aquino, yung mga sumunod na mga administrasyon. At naniwala sila, no, na pangit nga yung diktadura, masama yung diktadura. At so sinuportahan nila yung mga sumunod na administrasyon. Tapos baka ang nangyari po para po sa marami nating kababayan, lalo na po yung mga mahihirap, wala po talagang mabuting nangyari sa walang pagbabago sa mga buhay nila. So dahil doon, no, patuloy pa rin silang naghihirap. O kaya alam mo yun, sa ipagsapalaran pero hindi naman nakalampas sa kahirapan. So parang baka nagbago rin yung pananaw nila. Para kumbaga nag-iba yung lente ng pagtingin nila sa nakaraan. Naging mas open sila dun sa propaganda ng mga Marcoses. Na napakaganda nung buhay nun, no? Parang kumbaga mas naging kapanipaniwala yung mga kasinungalingan, kahit na mga kasinungalingan po yun. At hindi po natin dapat yun tigilang sabihin. Kasi po, ito, bakit ko po ito sinasabi? Sa mga pag-aaral po sa mga ibang, ano, sa mga ibang, sa pasismo, halimbawa sa Italia, sa ilalim ni Mussolini, kay Hitler, sa ilalim ng, ni Hitler, no, sa Nazi, not just, sa ilalim ni Hitler. Ang ilan pong sinasabi ng mga nag-aaral nito, mga cases na to, napakalaking halaga ng socio-economic conditions na kinakaharap ng mga tao kung bakit mas nagiging inclined sila o mas nagiging mas open sila sa fake news o sa propaganda. So, hindi po, ang isa po sigurong, pwede po kasi ang isang paliwanag na sa ako personally hindi ako na satisfy ay yung mas madali lang naloloko yung mga tao, naging bobo sila, ganun, na brainwash. Natingin ko po mas malalim na dahilan kung bakit. Ang dapat natin tanungin siguro, bakit mas madaling na brainwash yung mga tao? Bakit mas madali silang naniniwala sa mga kasinungalingan? At ako po, ang personal ko pong pananaw, dahil po ito siguro sa kakulangan, no, ng mga sumunod na administrasyon na pumalit kay Marcos, no? Yung kawalan ng pagbabago, yung pag sabihin na nating limitasyon kung hindi man pagtatraidor nung mga pumalit kay Marcos na nagtulak sa maraming tao na mas maging open sa propaganda ng mga Marcoses. Kagaya natin po ni Gonzaga at lahat ng mga naniniwala sa kanya. So para sa akin po, yung mahirap po yung tanong, no, paano ba natin sila kokontrahin? Para sa akin po, isang dahilan kung bakit din siguro sumusuporta yung mga tao o mas open yung mga tao, kailangan nating suriin kung bakit nga ba mas open yung mga tao sa pagsuporta sa diktadura. Ano yung mga mas malalim na dahilan? Sa tingin ko po, isa pong dahilan ay yung wala silang nakikitang alternatiba. Para sa kanila, naniniwala na sila na, oo nga, no, mas disiplinado yung mga tao, mas strong hand yung gobyerno, mas ganda yung ekonomiya. So baka yun yung dapat nating suportahan. Wala silang ibang nakikitang alternatiba dun sa diskurso na yun. Wala silang nakikitang ibang alternatiba na kung saan gaganda yung buhay nila. So siguro po, ang isa pong maari nating gawin ay magsulong ng isang alternatiba kung saan na magka-capture ng imagination nila, magkukumbinsi sa kanila na hindi diktadura ang kasagutan sa mga problema nila, sa kahirapan nila,
sa kawalan ng pagbago sa buhay. Yun po yung sa pananaw. Maraming salamat po. Miss May, meron po kayong response doon. Nag-agree ako kay Sir Herbie na mayroong responsibilidad yung mga gobyernong sumunod after Marcos. Kaya lang dadalhin ko siya sa ibang anggulo. Yung responsibilidad ng mga gobyernong yon ay para ituro yung aral, di ba? Ano yung aral? Ang aral ay demokrasya. Ang aral ay pagkakapantay-pantay. Ang aral ay hustisya. Eh kung sila Ramos, eh sila yung nandun, sila ang naging presidente, paano nila yon ituturo? Eh sila yung naging pasimuno nung pang-aabuso, no? So, ang nangyari parang hindi natin nakuha yung consensus natin bilang lipunan sa nangyari sa panahon ni Marcos. And also sa economic side. Paano mong kung halimbawa panahon nila Cory talagang ayaw nilang hindi nila pinayagan yung kung pwede lang hindi nila papayagan yung pag-alis ng Amerikano sa US bases, kung pwede lang hindi natin babayaran natin lahat ng mga inutang natin and so on. So yung mga policies from that time, marami talaga ang hindi nanggaling sa karanasan ng Marcos. Hindi talaga natin finuli maximize yung pwede sana nating ginawa after. Ngayon, ang tingin ko naman doon, ang pagtatayo kasi ng isang bayan ay proseso. So, ganun din ang mga naging aktivista noon, proseso din yon. So, nagkaka-aktivista mo ng panahon yon, nung panahon na ni Cory, yung mga iba dyan na mahinga, yung iba sumama sa gobyerno, yung iba siyempre, nagtayo rin ng pamilya, nagtayo rin ng sarili nilang mga careers, businesses, etc. So, ang tendency, yung mga gustong magtago ng kanilang kasaysayang masama, nakapagtago, di ba? So, yung revision, yung pagtatago ng mga kasalanan, nag-succeed sila eh. Walang naparusahang seryoso. May ilang naparusahan, pero kakaunti ang talagang seryosong naparusahan. Nag-succeed eh. So ngayon, kung nakaupo uli sila, si Imelda nakaupo, si Bongbong nakaupo, si Amy nakaupo, paano mo pinabayaan mong Ilocos Norte na kanilang kaharian? Ganyan. Di ba? Paano mo ngayon ito? You have a society basically divided about this and yung primary beneficiaries of the dictatorship were allowed to create a little, were allowed to keep their wealth and even create a little kingdom where they are, the laws are theirs to do, to make, diba? So, kailangan talaga natin, I guess, balikan yung kung ano ang dapat natin talagang ipinatupad pagkatapos nila Marcos. At lalagyan ko dyan talaga ng malaking diin yung educational system. Hindi naman din natin tinuro eh. Tuwing may bibisita sa Bantayog, saan ninyo nalaman yung tungkol sa panahon ni Marcos? Ma'am, nung college, bakit nung elementary, nung high school, ano bang tinuro sa inyo? Ma'am, na maganda yung anong daming tinayong kalsada, at saka tulay, at saka walang gutom, walang ganyan. As in, so every visitor sa Bantayog, yun ang sinasabi ng mga kabataan. So, kailangan din talaga nating singilin yung educational system. So, ang sinasabi ni Sir Herbie, I think gusto kong lagyan ng isa pang element sa mga tao, yung cynicism. Kung hindi rin lang naman pala magbabago talaga, di tanggapin na natin si 500 pesos doon sa pagbili ng boto kasi hindi naman talaga magkakaroon ng bagong political system, de, tanggapin na natin yung boto na yan kasi etc. So, people become cynical. Whereas before naman, hindi naman eh, pinaglalaban mo yung karapatan mo, ganyan. So, yung cynicism na yun, kailangan din nating tanggalin. How do it? We just work harder with what we do. Ewan ko kung anong milagro ang pwede natin. We just work harder at fighting even with the little that we have because the truth is on our side.
Kahit na anong, meron kaming isang project sa Wikipedia ngayon eh. Ah, Miss May, nawawala po yung boses mo. Nakamute po kayo. Men, kahit anong tango tsaka tsa-tsa nila Marcos, kahit anong interview, pag dumating sa katotohanan, asa atin ang katotohanan. So we just work harder to put the truth across in creative ways. Yung hindi nakakapagod na, yung hindi rara palagi, paano ba ang mga creative ways to reach our young and tell them this is really what happened? And we ask the old people to ano, to not hide behind age. Matanda na tayo, ito na yung ating pagpapaalam. Sabihin na natin yung katotohanan ng nangyari sa mga apo natin. So kami, meron din kaming campaign among our old people. Tell the stories while you are still there. Thank you, Miss May. Sel, okay ka na? O Ana? Okay na? Okay, sige, Sel. May isang tanong pa kasi pero mamaya na. Okay na po. Maraming salamat po sa pagsagot sa katanungan, Dr. Kirby at saka Miss May. Ngayon po ay dadako tayo sa pangalawang bahagi ng ating programa. Ito po ay galing po sa perspektiba naman ng mga biktima na nabiktima sila dahil sa kanilang ginawang pagkilos noong panahon ng diktadura. Pero patuloy pa rin na kumilos yung mga taong ito bagamat may mga banta no kahit sa mismong buhay nila. Okay. So ang una po nating magbabahagi ay si Attorney Chel Diokno. Dean Jose Manuel I. Diokno is the founding dean of the De La Salle University College of Law and chair of the Free Legal Assistance Group. He has been practicing law for 30 years and gained prominence as a human rights lawyer and litigator. The DLSU College of Law, which opened in 2010, is the first law school in the Philippines to highlight human rights and legal aid as part of its educational program, while FLAG is the oldest organization of human rights lawyers in the Philippines, known for handling cases involving civil, political, economic, social, and cultural rights. Though already well-known in legal and human rights circles, Dean Chel gained wider public prominence when he ran on a platform of justice and judicial reform during the 2019 senatorial elections. He emerged as one of the leading opposition senatorial candidates, largely because of his connection with young voters who made sure he consistently topped nearly all pre-election polls and surveys in schools and universities all over the country. Though he actually has no grandchildren yet, these young Filipinos adopted Dean Chel as their woke lolo during the campaign because of his progressive stance on issues, his advocacy for youth empowerment, and his witty remarks despite the occasional dad joke. Even with the elections over, Dean Chel continues to engage with his children by serving as speaker for various events for numerous schools and organizations all over the country, with speaking engagements serving as a venue for continuing his advocacy for justice, human rights, and empowering the youth. At ito pong live stream natin ngayong hapon ay magsisilbi ring kanyang venue para sa kanyang continuing advocacy for justice, for human rights, and empowering the youth. Panoorin po natin. Magandang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chel Diokno. Ang aking ama ay si Jose W. Diokno, kinikilala rin sa pangalan ng Kapepe Diokno. Ang ikikwento ko sa inyo ay kwento ng martial law, kwento rin ng human rights, sa mata ng isang bata. Ako po ay anak ng martial law. I was 11 years old nung dineklara ni Marcos ang martial law at hinuli yung aking ama. I was 25 years old nung napaalis na natin ang mga Marcos sa Malacanang. Nagsimula itong kwento nung September 22, kung hindi ako nagkakamali, 1972. May mga kumatok sa aming tahanan,
mga sundalo, may maraming dalang armas, puro mahaba, at hinanap nila yung aking ama. So, nung bumaba ang aking father, sabi nung ganun ng isang colonel sa kanya, Sir, inaanyayahan namin kayong pumunta sa military camp. Sabi naman ng aking ama, is this an invitation I can refuse? And the colonel replied, I'm sorry, sir, but you have to come with us. At yun yung huli kong pagkikita sa aking ama bilang isang malayang Pilipino for the next 2 years. Yung experience na yun ay talagang naka-apekto sa akin at sa aming mga magkakapatid, pati sa nanay ko. Dahil at that time, ang aking ama ay isang senador ng ating republika at isang kinikilala din na abogado. 2 taon siyang nakulong na wala naman kaso, walang warrant of arrest o wala man lang legal na dahilan na ilalagay siya doon sa piitan. Nung siya ay nasa loob ng detention, may panahon din na inilagay siya sa solitary confinement or incommunicado detention. Hindi ko makakalimutan yung panahon na yun dahil that was around 1973, bandang mga end of March. Bigla akong ginising ng aking ina, sabi niyang ganun sa akin, samahan mo ako sa ibaba, meron isang military truck. Binababa nila lahat ng gamit ng daddy. So, mga early morning yon, bumaba kami at yun nga, may mga sundalo. Yung lahat ng mga dinala namin ng mga gamit niya sa loob ng kanyang selda sa Fort Bonifacio ay binababa nila. So, yung mga libro, mga toaster oven, kung ano-ano man. At nung lumapit ang aking ina sa kanila, sa sundalo, tinanong niya, ba't niyo ginagawa yan? Nasaan yung asawa ko? Hindi sila sumagot. They did not even utter a single word. Nung naibaba na nila yung last gamit, they just went back into their truck and left. So wala kaming kaalam-alam kung nasaan ang aking ama, kung buhay pa ba siya, kung ano nangyari sa kanya. Naalala ko rin that same morning, sabi ng mom ko sa akin na magbihis ka, pupunta tayo sa abogado. Pumunta kami sa office ni Attorney Lorenzo Tanyada, ang lolo ni Kaerin, at siya nag-file ng petition for habeas corpus sa Supreme Court. Noong mga bandang April 8, 1973, nabigyan kami ng permiso ang pamilya ng mga Diokno at pamilya ng mga Aquino na madalaw ang aking ama at si Ninoy Aquino. Hindi namin alam at hindi naman nila sinabi kung nasaan sila. Basta't ang sabi lang sa amin ay sundan yung military convoy. So nakasakay kami sa aming mga sasakyan. Akala namin malapit lang yung pupuntahan. So pumunta kami ng EDSA at that time, Highway 54 ang pangalan ng EDSA. Lumabas kami ng NLEX at that time, North Diversion Road pa lang ang pangalan nun. At tuloy-tuloy kaming bumiyahe. Maya-maya, 1 oras na, 2 oras, 3 oras. Dumating kami ng Nueva Ecija sa Fort Magsaysay, sa Laur, Nueva Ecija. Siguro mga alas 6 na ng gabi. Pagdating namin doon sa kampo, we were met by a military official. And ang sabi niya sa mom ko at kay Kita Cory Aquino ay, we will give you permission to visit but you only have 30 minutes each. Alala ko, nagreklamo pa ang mom ko. Sabi niya, haba-haba ng biyahe namin at ilan linggo na namin hindi nakikita ang aking asawa. Bakit naman 30 minutes lang? Ang sabi naman ng military official, pasensya na po, yan ang utos sa amin. It was a very harrowing experience to see my father after weeks of not having been able to see him at all and not knowing what happened to him. Namin, yung isa naman nasa side niya. At nung dinala siya doon, di ko na maalala kung room yon or kung anong, I cannot remember the details of the place, but he was holding his pants at the back. Hawak-hawak niya yung pantalon niya sa likod. Kaya ang unang tanong ng mom ko sa kanya, ba't mo hawak-hawak yung pantalon mo? May ginawa ba sila sa'yo? Sinaktan ka ba? At sabi niya, hindi naman ako sinaktan physically.
pero nilagay ako sa solitary confinement sa isang maliit na Bartolina. At doon naka-padlock ang pinto, yung light switch ay nasa labas, wala akong control sa ilaw. At yung may bintana pero barado, they had covered the windows. So there was practically no ventilation in the room. At dahil summertime noon, talagang napakainit, ay sobrang pawis niya. He lost, I think, around 15 to 20 pounds during that time na nasa loob siya ng solitary confinement. Sabi niya, pagka binitawan ko itong pantalon ko, mahuhulog siya, kaya ako hinahawakan dahil kinuha nila pati sinturon ko. Lahat ng gamit ko, mang rosaryo ko, yung pipa ko, ay kinuha nila. They would only allow him to pray his rosary once a day and to use his pipe after every meal. He was kept in solitary confinement for over a month. I don't remember exactly kung ilan days siya na incomunicado. Eventually, ibinalik din siya sa kanyang selda sa Fort Bonifacio. And after 2 years, without any explanation, ay bigla rin siyang pinalaya. Nung nakalaya ang aking ama, talagang tinalikuran na niya ang politika at inialay na niya yung kanyang buhay sa pagtutulong sa mga biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Mula 1974 hanggang 1987, nung siya ay pumanaw, puro human rights case na ang mga hawak niya. Kung dati, nung siya ay senador, ang pupunta sa bahay namin ay mga nakakotse, magaganda ang suot. Nung nakalaya siya noong 1974, ang pupunta naman sa bahay namin mga estudyanteng nakachinelas, mga manggagawa, mga madre, mga pare. At yung talagang matatapang nung panahon na yun na gustong manindigan para sa ating kalayaan at demokrasya. Ako po ay 13 years old lang noong siya ay nakalaya, 1974. Pero desidido na ako noon na gusto kong maging lawyer. Kaya basta't meron siya mga court hearing sa military court. Kasi at that time, halos lahat ng mga kaso laban sa opposition ay nasa military court. Sumasama ako, naka-polo barong ang suit ko at daladala ko yung kanyang bag. Feeling ko ay lawyer na ako. At nung doon ako talaga natuto pagdating sa pagdedepensa sa human rights at sa paghahawak ng mga human rights cases. Kaya decidido talaga ako. Sabi ko gusto kong maging human rights lawyer tulad ng father ko. Kaya nung natapos na yung martial law at ako rin ay naging lawyer, itinuloy ko yung kanyang paghahawak ng mga human rights cases. And syempre, nung EDSA, 1986, I was one of the happiest persons in the world kasi akala ko never na babalik tayo sa ganyan na sitwasyon. Wala tayong kalayaan, talagang kinuha ni Marcos ang demokrasya natin at inangkin niya ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan. Kaya nung ilan na taon nakalipas, talagang nabahala ako nung nakikita kong isa-isa rin inaatake ang ating mga demokratikong institusyon, pati yung mismo yung ating right to life sa dami ng mga EJK, yung ating right to liberty, sa yung mga ilan na nakukulong, tulad ni Senator Laila Dilima, yung pag-atake sa Commission on Human Rights, yung pagtanggal ng Chief Justice natin ng Supreme Court sa paraan ng co-warranto at hindi sa impeachment na yun lang ang dapat pwedeng paraan. Lahat yun talagang nabahala ako dahil sabi ko parang bumabalik tayo sa sitwasyon natin ng martial law. Pero alam nyo, ako ay hindi nawawala ng pag-asa kasi nung early part ng martial law, syempre, takot lahat ng tao. Talagang ilan lang ang nanindigan para sa atin demokrasya at mga karapatan. Pero alam, para silang mga kandila eh. Nung muna eh, siguro ilan lang, 5, 10 lang ang tumayo, lumaban, naging 50, naging 100, maya't maya, nasa EDSA na tayo, libo-libo na ang talagang nanindigan para sa ating demokrasya. At marami doon ang kabataan. We lost almost one generation of the best and the brightest of our young Filipinos to that dictatorship because they had the courage
and the temerity to really fight that dictatorship. Kaya hindi rin ako nawawalan ng pag-asa dahil sa ating kasaysayan talaga naman ang kabataan ang lumalaban at nagsusulong ng isang makatao at makatarungang Pilipinas. At alam ko na mangyayari ulit yan at nangyayari na nga yan ngayon. Pinaglalaban na natin at marami nang hindi na natatakot at nagsasalita ng katotohanan dito sa ating mga may kapangyarihan. Ayan, yan ang kwento ng aking ama at kwento din yan ng human rights sa ating bansa. Maraming salamat kay Attorney Chel. Halos pare-pareho po yung comments na, sa ating iba't ibang platforms. Napakalakas na ng isang kwento para magmula at magpukaw. So, napaka-powerful po ng mga kwento. Bilang pagpapatuloy po ng pagbabahagi na ito, ang ating pong sunod na mapapanood ay isa pong dating chairperson ng Commission on Human Rights at representative ng AKBAYAN Party List. Siya rin po ay Chair Emeritus ng AKBAYAN Citizens Action Party at professor sa University of De La Salle, St. Benilde. Tuloy-tuloy lang po ang ating kwentuhan at pakikinig sa pagbabahagi nila. So, sa punto pong ito, atin pong ipapakita ang isang video na inihatid sa atin ni Chairman Eta Rosales. So, ready na ba yung video? Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin naman sa FIND at lahat ng mga nag-oorganisa nitong series na ito ng kabataan ng sa pa-check ng audio. Yan, nakikiunay sa mga matatanda. Ibig sabihin, yung mga nagkaroon ng karanasan panahon ng batas militar. So, simulan ko na. No? Teacher ako kasi noon at nagtuturo ako sa Jose Rizal College. At pangkaraniwang teacher sa totoo lang. Wala naman. Nagtuturo ako ng kasaysayan, Philippine history, nagtuturo ako ng Philippine institutions. Wala pa mang batas militar noon. So, wala naman akong kinakakatakutan. Sa totoo lang, medyo inosente ako. Pero nung panahon na naramdaman ko na mga bata, nagkakaroon ng yung kamanyang players, meron silang mga pagtatanggal. Tawag nila ron yung kamanyang players, then later on, yung PETA, at saka yung babaylan. At madalas napupunta yan sa Jose Rizal College. Kaya ako naman, ever since, lagi naman akong bukas sa mga ideya. Pero nahahalata ko, ang mga sinasabi ng mga bata, abay iba naman dun sa tinuturo ko. At kasabay nito yung naririnig ko rin sa radyo, matunog yung mga binabanggit ng mga bata at ito yung tatlong problema ng ating lipunan, imperialismo, feudalismo, at burokrata, kapitalismo. Bay, hindi ko ba naiintindihan yan? No? So, ganun pa man, sabi ko, siguro makikita ko yan sa UP. Mabuti kaya mag-aral na lang ako. Para punta ako sa UP, doon ako nag-aral, kumuha ako ng Master's in Asian Studies. Bakit? Sapagkat, bakit ikaw mo? Kasi nung panahon na yun, ang lakas ng kilusan para sa kapayapaan, laban sa gera na nagaganap doon sa Vietnam. Then, matunog sa mga kabataan yung pinupuna nila yung patuloy na gera ng mga Amerikano sa mga Vietnamese. Nakikita ko, tama naman yun. Bakit ba nandun yung mga Amerikano na nakikialam? And at the same time, mismong dito sa Pilipinas, pag-aralan natin ang tunay na mga problema natin. At lumabas na roon, American imperialism. Yung isang malaking rally na pinuna, sumama ako dun sa rally yun, nagkanta kami at
kinu-question na namin yung policies patakaran ng gobyerno. But at that time, meron na akong mga links sa mga kaibigan ko sa UP. Pati yung mga teachers, naging kwan ko na. Tsaka na, medyo na-influensya na yung pananawan. Kaya na September 21, okay pa mga tao eh, hindi nila naiintindihan. Pero noong September 22, when he was announcing it, iba na ang usapin, iba na ang tono. And when he said this, may kaibigan ako na tumawag sa akin na teacher ng UP, ang kanyang asawa. At sabi niya, naku Eta, sabi niya ganun, tingnan mo nga dahil kasi parang yung wala na yung aking asawa. Dinakip siya. At kinuha na siya sa Juan, dinala na siya sa Fort Bonifacio. Ay, haya mo, huwag ka magalala. Magiging bahagi ako, tatawagan ko kagad. Si Kapepe Diokno. Kasi by that time, si Kapepe Diokno offered himself as a lawyer sa mga dinadakir. So tumawag ako kay Kapepe Diokno dahil sanay naman kami na yun, kukunin niya, sigatsuhin niya kami. Pero ibang boses ang sumagot. Naku po, ang laking boses. Sino to? At galit. Sino to? Mukha sabi ko, ay hindi naman yata si Kapepe Diokno ito. Kung kasalangap ako, dahil na-sense ko na iba na yung talagang nangyayari. Doon ko na naramdaman yung batas militar. Nakakatakot. Talagang nakakatakot. September 23, doon na dinakip lahat. Pati mass media control. Walang maririnig na balita, kundi ang balita na nanggagaling sa radio at TV ng gobyerno. Kaya ang bilis. Within the week, may pumunta na sa akin. Bago pa man yan, ako dahil mahilig yung asawa ko na nag-golf sa Tampa Ginaldo, naghanap siya ng driver. May isang driver na nag-offer. Yung pala yung driver na yun, ahente. Nung naramdaman na natin na martial law had already been declared at saka nakakatakot na. So, dapat magtago ka na ng mga libro and so on. Ang dami kong libro noon kasi nanggaling ako sa China. Bumili ako ng mga Mao Zedong books na gaganda. Ayan yun, tatago ko yan. Sabi niya ganun. O sige, tago mo ha. Sabi namin ganun. O sige, tinago nga niya. Pero tinago niya yun sa campground eh. Yun ang naging dahilan kung ba't nila ako dinakip. Kasi mga andami ko palang libro. Matindi ang torture, ang mga pinapatay, mga tinotorture ng mga bata. Ang mga nawawala at pinapatay na lamang. Pinapas lang. But there was nobody to document. Task force detainees ang siyang solo samahan who tried to document what was happening. And those, yung pursuit of the truth, no? Ngayon, laging sinasabi. I mean, truth to power, laging sinasabi yan. Pero malalabas lang ang katotohanan pag andan yung ebidensya. At yung ebidensya, lalabas lang yan kung mayroong documentation. Ano yung nangyari naman sa second arrest ko? Ibang usapin na yan. Ibang usapin na yan kesa dun sa first arrest ko. At dito, todo-todo, torture. Tuwirang torture na ang nangyari sa amin. Ginawa na nila lahat. Ginubarang ka na. At sexual molestation. And from the, you know, definition of rape today, rape na yun. Ilang mga tao yun. There were about 3 or 4 that yung sexual molestation sa katawan mo. At they played on your body. At para hindi lang yun. Kung hindi yung, you know, they were asking me a lot of questions. So sabi ako, magbigay ako ng pangalan ng isang kaibigan ko na wala na sa Pilipinas, nasa Amerika na. So siguradong-sigurado ako, isang taon na siyang nasa Amerika. Binigay ko yung pangalan niya at yung address niya. Tuwan-tuwa naman sila dahil nakakuha sila ng jackpot na huhulihin nila ito. Pagpunta nila roon, wala na pala at napunta na sa Amerika. So bumalik sila at galit na galit dahil sa
nagsinungaling ako sa kanila. Nilinlang ko sila. O iyan yata yung panahon na ginawa na nila yung pinaka masakit. Yan yung pagkukuryente sa iyo. Kinuryente na nila ako at napakasakit ng kuryente at saka yung marami pa eh, meron yung puro tubig. Magsusuffocate ka. Unti-unti lahat yun hanggang kinuryente ka na nga. At doon sa kuryente, na-traumatize ang katawan ko. At hindi ako naka... My body was so traumatized. I had lost control of my body in convulsions. Doon na nila ako pinatayo. Dating ko doon sa dinala nila ako doon sa kama nila. Yung nasa kutsyon ba na dumi-dumi ng baho-baho doon sa kanilang kwarto. So pinahiga nila ako doon na halos nakahubad lang ako. At pagkatapos noon, nagpatugtog sila ng mga revolusyonaryong awit sa tabi ng tenga ko. Yan, pakinggan mo yan. Yan ang mga kinakanta ninyo. Yan ang mapapala mo. Yan sa mga pinaggagawa nyo. It was a mockery of the songs. And I hated because they were making a mockery of my, of the whole Kilusan, of your love of country, of your efforts to try to struggle for your country. Bago ko palayain. So si General Balbanero, siya yung head ng ISAP, yung 5th Median. Do you have anything to say? We are about ready to release you. So sabi alam na naman. Yes, I have much to say. So tumindig ba naman ako? Kumbaga para akong nasa Plaza Miranda na nagrarally. Nagsalita ako. Tandaan ninyo ito. Kinakausap ko si General Balbanero. Oras na nire-release ninyo ako. Papatuloy ako at mananalo pa rin kami. Mananalo kami kasi ang nasa panig sa amin, ang mga taong bayan, ang buong taong bayan ay nakakuan sa amin, nakapanig sa amin. Samantalang kayo, sino ang kapanig ninyo? Ang kapanig lang ninyo si Marcos na nanghihina na. Ang liit-liit, kakaunti kayo. Mas marami kami at dadami pa kami. Kaya mas manalo kami. Tandaan niyo yan. After all is said and done, ano yung mga lessons mo? Ano? Ang mas malawak na pananaw, eh talagang siyang tutulong sa pagpapaunlad ng isang lipunan na kung saan ang dami ng mga tao na hindi pamulat at iba-iba ang kanilang pag-iisip at pananaw. That pursue the truth. At ang truth naman na lagi kong sinasabi, truth to power is truth to an empowered citizenry. Siyempre, yung truth to power is exposed and opposed. Itong si Duterte, no? Right now, exposed and opposed the dirt of Duterte and his corruption and all that. But another way of looking at truth to power is pagmumulat ng isang empowered citizenry. Pagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga mamamayan na marami pa rin, hindi pa rin mulat. You know, let us not condemn them. Nabuhay ang ginagawa ninyo. Fine, tandaan ninyo yan na nilikha kayo bilang samahan sa panahon ng hirap. Panahon ng hirap na walang espasyo. There was no democratic space at all. At marami sa mga fine ang napaslang at naging desaparecido. Pero nagpatuloy ang samahan ng fine. Kaya ganun na lang ang paggalang ko, saludo ko sa inyo eh. Kasama ng task force detainees, kasama ng para. Kasama. Kaya, kaya ko yun na lang siguro. Ayan. Ipagpaumalian lang mo ng konti, no, na editing, sabi, nag-comment nga na nag-overlap. Actually, pahirapan po talaga kasi nung in-interview ko po si Ma'am Eta, para siya talagang buhay na libro. Ang dami-dami niyang kwento, no? Yung, kami po, sinabi sa kanya na mga 10-minute interview ay umabot po ng 1 hour and 6 minutes. Kaya po, ang hirap po talaga ng mga putol. Kaya, shout out kay Boji.
ng APAD na kinalampag ko para mag-edit. Hindi man ganong kalinis ay palagay ko naintindihan naman yung kwento ni Ma'am Eta. Yung pinagdaanan niya, no, yung naging pagkilos niya at kung paano siyang patuloy pa rin kumilos sa kabila ng lahat, no? Kasi sinasabi niya nga, naniniwala talaga siya na mananalo. At ngayon nga daw, ang dami, siyempre, no, parang 85% ng video ang hindi na isama. Pero naaalala ko pa yung sinabi niya na hindi niya raw gusto kapag naririnig niya yung mga medyo veterano na sinasabing, we have done our part, kayo naman. Kasi sabi niya, pag tinatanong siya bakit pinapatuloy niya pa rin yung gawain niya, sinasagot niya lang daw, eh bakit hindi? Eh kung may maiaambag pa naman nga raw. Ayan. So yun po ay perspektiba nung siya mismo ang nakaranas ng torture. Ngayon po, yung huling paglabag para po mas maintindihan natin ay magpapalabas tayo ng maikling animation na pinamagatang sa Tuwina. Ang director po nito ay si Pia Duran. And Pia Duran is a Filipina filmmaker whose body of work focuses on social justice, human rights, the environment, diaspora, women, and children in conflict. Her films were granted locally and internationally and have been shown worldwide. Most notable is her first documentary film, Kasama, about human rights defenders. It was shown in a side event at a UN Human Rights Council session in Geneva last 2019. And she is currently making her first feature-length documentary film for the environment. Pakinggan naman po natin si Ms. Pia Duran. Hihintayin kita mamaya, kuya, ha? Para bilhin na tayo ng Powerpuff Girls cake. Sige, hintayin mo ko. Basta magpakabait ka, ha? At kapag may nangbully sa'yo, sabihan mo lang agad si kuya, ha? Andito lang ako. Love you, kuya. Bye-bye, kuya. Mga anak, please get a sheet of bond paper and crayons. We will be drawing today. For today, please draw a picture of your dream community. Isang community na buo, masaya at masigla. At pag 11 o'clock, ipapakita nyo sa class ang gawa ninyo. Okay ba yun, class? Yes po, Teacher Ann! Okay, class, time's up. Sino gustong maunang magsalita? Teacher Ann! Sol, tell the class about your drawing, anak. Hello, classmate! Good morning, Teacher Ann! Ito po yung drawing ko. You can see Mama, Papa, and me. And my favorite playmate, and the best kuya in the world, Kuya Will. We have foods, book, and garden para kay Mama. Tumbang preso ang favorite naming laruin sa playground. Good job, Sol. Class, let's give her 5 claps after 3. 1, 2, 3. Saan? Tingnan mo, kuya! Ito ang gusto kong cake! Andiyan si Blossom, Bubbles, at Buttercup! Ganyan ang gusto kong cake!
Forever, kuya, ha? Kahit 50 na ako. Teka, magbibihis muna ako. Happy birthday to you. Happy birthday. Wish! Ang wish ko ngayon taon ay taga-taga picture! Ang wish ko ngayong taon ay sana maabunuhan ako ng sweldo ni Kuya para sa aking mga acrylic paints at brushes. At maraming salamat sa Powerpuff Girls na chocolate cake. Ang wish ko ngayong taon ay mabigyan ako ng internship sa isang museum. At para naman kay Kuya, dahil binigyan niya ako ng allowance sa chocolate cake na pumasa na sa bar exam. At kay Mama at Papa, good health lang po sapat na. Ano naman ang wish mo this time? Ang wish ko ay maka-move on! Charot! Ang hirap kapag Gemini! At para kay Kuya Will, na matigil-tigil na yung natatanggap niyang death threats dahil sa trabaho niya. Shucks! Para na rin kay Mama na pretty pa rin at kay Papa na cool lang. Kuya, nag-promise ka, diba? Uuwian mo ako ng cake tuwing birthday ko, diba? Nasaan ka na, kuya? Sorry, ma'am. Walang ganyang tao dito. Ma'am, di namin yung kilala. Magsasaka sa ilang mga kritikal na lalawigan dahil sa pinsalang dinulot ng tagtuyo. Di umano, di pa raw dumarating ang tulong na pinangako sa kanila ng Department of Agriculture. Mga kasama, hindi tayo titigil hanggat di dumarating ang araw na wala nang eskola ng bayan at magpipilitang kitilin ang sariling buhay dahil pinagkaitan ng pagkakataon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa UP. Dinala yung anak ko sa isang iskinita, tapos sabi ng mga kapitbahay na nakakita, nagmamakaawa siya, sabi daw niya, wala po akong shabu, hindi po ako yung hinahanap nyo. Tapos, binaril. Oh, nandito ko pala, Sol. Ano bang nangyari kay Kuya, Ma? Naril si kuya mo kanina. Sabi ng mga witness, may lumapit sa kanya na lalaking nakamotor. Sa awa ng Diyos, nakatakbo agad ang kuya mo.
Tita Sal, Tita Sal, Tita Sal, look at my drawing. Let me see nga. Wow, ang ganda naman. Sino-sino mga nasa picture? Here's Lolo and Lola and Mama and you and me. Hello po, magandang hapon. Kamusta po kayong lahat? So, ginawa ko po itong pre-recorded video dahil baka mawala po yung internet ko mamaya o baka uulan sa aming lugar. So, itinanong ako ni Ate Chel kung ano daw yung experiences namin sa film, sa paggawa ng film. So, yung unang experience namin no, ay ito ay isang bago at challenging for us. Dahil ito yung kauna-unahang animation film namin. Pangalawa, sa pagbuo ng film na ito, no, maraming restrictions sa pandemya. So never kong nakita ang team ko. Never kaming nag-usap in person. Lahat ay online. Simula sa pagsusulat hanggang sa paglapat ng sound design at subtitles, hindi ko kailanman nakita ang team. Pero nagpursige kaming tapusin ang pelikula dahil sa tingin namin ay importante itong maibahagi. So aside sa bago itong animation sa amin at maraming restrictions sa pandemya, isa sigurong pinakamalaking challenge no ay kung papaano ikwento ang enforced disappearance. Alam nating lahat na sensitibo itong topic at kailangan yung mabigyang diin yung accuracy ng mga kwento dahil gusto po natin magkwento ng totoo. Yung malaking natutunan ko po no with making this animation film. Sa tulong din po ng AFAD at saka FIND, mas nabigyan akong linaw kung ano yung mga karapatang nawala kapag iwinala yung isang tao. Dahil po doon sa research, background research, kasama yung mga team ko, mas nabigyan kami ng clarity kung ano talaga yung enforced disappearance. Dahil yung isang goal po namin ay maghanap ng paraan kung papaano po natin ikwento yung iwinala sa mga taong hindi aware sa mga enforced disappearances. Yung mga taong hindi exposed sa human rights violations. Dahil sa tutuusin, unfortunately, marami pa rin mga taong hindi naniniwala sa existence ng human rights violations. So, hanggang ngayon, and ngayon po siguro ang time na kung saan mas kailangan natin itong ikwento. I think you would agree with me
with that statement, no, na maraming pa ring in denial with human rights violations na nangyayari sa bansa. Kaya gusto kong i-emphasize yung power ng storytelling. Lahat tayo dito sa mga nanonood ngayon, lahat tayo ay storytellers galing simula ng bata pa tayo hanggang ngayon. Isa itong universal activity. So yung masasabi ko, bilang isang filmmaker, yung medium ko ay pelikula. Pero marami pa tayong medium na pwedeng gamitin. Pwede natin gamitin ang social media, mga articles, photos, even ang pagkikwento sa pamilya, kaibigan, at saka sa lipunan. Yung gusto ko lang sanang i-emphasize, no, na yung power ng stories natin, na sana doon tayo leaning sa totoo at kung saan yung mas nakakabuti sa maraming tao. Yung masasabi ko lang ay wag siguro tayong tumigil hanggat hindi tayo napapakinggan, hanggat may kwento pa tayong kailangang sabihin, kailangang malaman ng mga tao. So hindi ko na ito pahahabain at saka sana ay may maipulot kayo sa tuwina na pelikula. Hanggat sa muli. Maraming salamat, Pia. Ang huli pong magbabahagi sa atin ay isang agricultural engineer at bahagi po siya ng FIND. Dati siyang Secretary General at ngayon po siya ang co-chair. Si Sir Louie Crismo po ay ang nakababatang kapatid ng isang church and youth leader na disappeared, si Romeo Crismo. So, bilang huling pagbabahagi po, panoorin po natin yung kanyang video. Magandang hapon po sa inyong lahat. Noong 2001, kasama ako sa team na nag-exhume ng 12 biktima ng sapilitang pagwala noong 1983 hanggang 1984 sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Ang team na pinamunuan ni na Dr. Ben Molino at Professor Jerome Bailen ng UP ay na-recover ang remains ng 9 na biktima sa likod ng Marcos-type building na elementary school na nooy ginawang kampo ng mga militar at 3 pa sa iba pang lugar sa naturang bayan. Nakakatakot ang mga panahong iyon ayon sa mga kwento ng mga taga-roon, sapagkat sino mang maaresto sa mga checkpoints sa lugar at dinala sa kampo ay di na muling makikita pa. Kung ang basehan ko ay ang mga nakita naming itsura ng mga biktima sa panahon na ginawa namin ang exhumation, masasabi kong grabe ang pagpapahirap sa kanila. Maraming paglabag sa kanilang karapatan ang kanilang naranasan. Illegal na pag-aresto, torture, at pagpatay, at pagtatago ng bangkay. Ang mga torture ay di biro. May pinusasan ang kamay, itinali ang paa, itinali ang lieg, may pinutulan ang ulo, may ibinitin sa sanga ng puno gamit ang isang puli, pinaputol sa isang bata ang lubid, at nang bumagsak sa malalim na hukay, ay binaril, tinabunan ng lupa at ng basura. Ang kinalang mga pamilya ay naghanap, nagmakaawa, nakuyusap, subalit hindi pinakinggan. Denial ang sagot ng mga sundalo na noong panahong iyon ay kinikilalang lalong naging makapangyarihan. Ang karapatang malaman ang sinapit ng mga mahal sa buhay ay pinagkait sa mga pamilyang natatakot at nag-aalala. Ang aking kapatid na si Romy Crismo at ang 700 iba pa ay winala at di na muling nakita pa. Sinapit din ba nila ang sinapit ng tulad ng mga biktima ng Tigbao? Sa Tigbao? Maari, malamang na ganun nga. Walang nakakaalam ng aktwal na mga sinapit nila.
Ang alam lang natin ay sila itinukot at tuluyang winala. Ang mga pamilya ay naiwang umaasa sa kabila ng tila kawalan ng pag-asa. Noong binabaybay ko ang listahan ng mga idineklarang mga bayani at martir sa Bantayog ng mga bayani, humigit kumulang sa kalahati sa kanila ay mga kabataan na sa kanilang mga 20s at 30s. Ganon din sa listahan ng mga biktima ng sapilitang pagwala na dokumentado ng fine. Ano nga ba ang nagtulak sa mga kabataang ito upang tahakin ang isang landas na ilan lamang ang tumatahak? Let me go back to my brother, Romy. Kilala siyang leader ng mga kabataan sa kanyang iglesia, ang United Methodist Youth Fellowship. Noong 1973, pangalawang taon ng martial law at pangalawang taon din niya sa kolehiyo sa St. Mary's College sa Bayambong, nasumpungan niya ang sariling may kailangang gawin. Nagdesisyon siyang maging bahagi ng pagkilos at pagbabago sa lumalalang kalagayan sa lipunan sa ilalim ng martial law. Naniwala siya sa radikal na alternatibo na nooy lumalaganap sa bansa na naglalayong magbabalik ng pag-iral ng hustisya, kalayaan at demokrasya sa bansa. Kaya't siya ay tumulong at kasama sa pag-oorganisa ng mga kabataan sa simbahan at sa paaralan. Mula sa probinsya patungong Maynila, ipinagpatuloy niya ang pag-oorganisa sa hanay ng mga taga-simbahan, pangunahin sa mga kabataan. Siya ay naging officer ng Student Christian Movement, naging aktibo sa pangangampanya laban sa mga referendum ni Marcos, nakipag-ugnayan sa laban ng manggagawa at magsasaka, at naging aktibo sa pangangampanya sa halalan ng batasang pambansa ng 1978. Ang pagmamahal sa bayan at sa pamilya ay hindi huwalay kay Manong Romy. Umuwi siya sa probinsya noong 1979 upang tumulong sa pagtustos sa pag-aaral ng mga kapatid. Sa loob ng maiksing panahon ay nagtrabaho siya sa programang pangkooperatiba ng NOOY DLGCD o Department of Local Government and Community Development at bilang auditor sa Commission on Audit sa Region 2. Nagtayo siya ng CPA Review School sa rehiyon at nagturo ng accountancy sa St. Paul College sa Ilagan at sa St. Louis College sa Tuguegarao. 1980, kasagsagan ng pagkilos sa mga paaralan mula Maynila hanggang sa mga probinsya. Sa paaralan, ipinagpatuloy niya ang pag-oorganisa at pagpapakilos sa hanay ng mga estudyante at mga guro. Dala-dala ang prinsipyong kinakapitan. Ito ay kanyang ginagawa hanggang sa sumapit ang araw na siya ay dukutin at walain ng mga elemento ng militar sa loob ng campus ng St. Louis College sa Tuguegarao noong 12 ng Agosto 1980. Karamihan sa mga kabataang nakibaka, kabilang ang aking kapatid, ay naging bahagi ng underground network ng mga lumalaban sa diktatura. Alam nila na ang kanilang pinasok at sinalihan ay mapanganib. Subalit sa kabila ng panganib ay sinuong nila ito dahil sa kanilang paninindigan na mali ang kasalukuyang sitwasyon at may dapat baguhin. Ang mga naghihirap ay dapat umangat ang buhay, katarungan para sa mga inaapi, kalayaan, demokrasya kanilang ipinaglaban. Hinarap nila ang panganib dahil mahal nila ang kanilang bayan. Gusto kong ikot ang sinabi ng kanyang kaibigang si Jefferson Tugawin sa kanyang pag-aalala kay Manong Romy noong August taong 2000. And I quote, "The fate of Romy Crismo was similar to the fate suffered by the disappeared Venerando Villasilio and the salvaged Juan Escandor, two other friends of mine. They died holding on to their belief. They died while their bodies were being mutilated by their captors. Romy did not capitulate, nor did he hide behind his professional accomplishments, for he had the interests of the unlettered at heart.
the interest of those in the margins, of the weather-beaten sons of the earth, up to his last moment. Among those who shared his beliefs, Romeo Crismo was a hero, unquote. At ganun din, nang iba pang lumaban at nag-alay ng kanilang buhay, sila din ay mga bayani. Sa napanahon ng digmaan laban sa Kastila at Amerikano, mga kabataan ang mga propagandista at naging kasapi ng revolusyon laban sa mga mananako. Sa panahon ng mga Hapon, mga kabataan ang maraming naging kasapi ng guerrilla movement at ng hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalhap. Sa panahon ng martial law, malaki ang papel na ginampanan ng kabataan, katulong ang iba't ibang sektor ng lipunan sa paglaban hanggang sa tuluyang mapabagsak ang diktadura. Sa lahat ng panahong nabanggit, ang mga kabataan at lahat ng mga nagmamahal sa bayan, sila ay nakibaka, hindi natakot. Sa panahon ng Dutertismo, tiraniya, kasinungalingan, pagpapabaya sa kagalingan ng mamamayan, pangungurakot at pandarambong sa kaban ng bayan, malaki ang inasahan sa tinuturing ni Rizal na mga pag-asa ng bayan. Chel? Okay. Makikita natin dun sa kwento ni Kuya Louie kung gaano talagang kahuhusay at gaano kahusay at katapang, gaano ka committed, ka self-sacrificing itong mga nag-alay ng buhay nila, no, para matiyak na mapalaya ang mga Pilipino. Ang pinagkaiba dun sa kaso ni Karomi, dun sa mga kaso ni na Kapepe at ni Ma'am Eta, ay hindi na nalaman hanggang ngayon kung nasaan na siya. At yun din po yung nais na ipakita nung animation na sa tuwi na, no, na kakaiba yung elemento ng enforced disappearance. Kaya nga sinasabi na ito yung pinakamalalang forma ng torture. Kasi yung tatlong elemento, no, na una, merong pagkakait ng kalayaan. Pangalawa, ito ay kagagawan o may kinalaman ang mga ahente ng Estado. At pangatlo, at ito siguro yung pinakamasakit para sa mga naiiwan, ay yung pagtanggi na nasa kanila yung winala, pagtatago ng kinaroroonan at naging kapalaran noong taong winala. Ayan. So, malapit na po tayong magtapos sa ating programa. Hingi lang po sana tayo ng mga huling salita para sa programang ito mula sa ating resource persons. Tig isang minuto po. Simulan po natin kay Doc Kirby. Okay, kay Miss May na lang po. Magandang gabi, gabi na. Mahirap talagang tapusin ang anumang pag-uusap sa kalungkutan at saka sa kawala ng pag-asa. So ang katulad ng sinabi kanina ni Attorney Chel Diokno, titingnan natin sa malayong pagtingin yung ating hinaharap na problema sa kasalukuyan. Sa malayong pagtingin, yung mga diktador, yung mga
tyrants, nawawala, natatalo rin sila, namamatay, etc. Ang kailangan nating gawin ay maging matibay at maging malinaw ang ating kaisipan para naman matutunan natin yung dapat nating natutunan para hindi na natin pinapalagpas yung mga pang-aabuso, hindi na natin kakalimutan yung mga pinatay, mga nagsakripisyo sa nakaraan. So yun, dito sa ating nation building, nasa isang stage na naman tayo na pinapaalala sa atin yung aral ng panahon ni Marcos, nilalapit tayo sa isang kondisyon na tandaan natin yung mga lessons nun. Huwag na nating paikot-ikuti ng ating kasaysayan, balik tayo ng balik. Ganun. So, ang sabi ni Louie, na nag-a-agree ako, pag-asa talaga natin yung kabataan. So, kung paano natin ilipat yung aral na yun, kung paano natin, kung ano man ang natitira natin, lakas kaming mga matatanda, o yung mga dumaan sa mga papahirap, paano natin gawin tayong mga instrumento nila para maging malakas sila, matibay ang kanilang mga argumento, kanilang mga creative work. Yun ang gawin natin. Hindi tayo susuko, hindi tayo bibigay, hindi natin kakalimutan na yung demokrasya at yung laya ay pinaglalaban. Kailangan mong ipaglaban siya araw-araw. Yun lang ang masasabi. Maraming salamat po, Ms. May. So, sa ating pong mga kamandalakbay sa pagtuwid ng kasaysayang pilit na binabalukot, sa mga kasama po na sa pagbibigay pugay sa mga tunay na bayani, marami tayong natutunan ngayong hapon, no? Inabot na nga ng gabi. At responsibilidad natin ito, no? Ang patuloy na matuto at ipasa ang ating mga natutunan. Isa na rito marahil yung pagsiguro na pinananatili natin buhay at nag-aalab, yung alaala ng mga dakilang buhay, ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang bantayan ang kasaysayan at tiyaking protektado ito sa anumang pagtatangka ng pamamalukot. At dito po, ipapasa po kayo kay Tet. Mukhang na-disconnect na po si Doc Kirby. Yeah. Maraming salamat, Sel. Usapan mga bayani, ako sigurado ako. Nasa piling ako ng mga bayani ngayon. Pero sa pagkakataon to, kaya nating pagtulong-tulungan, no? Na ipagtanggol lang isa't isa habang ipinagtatanggol din natin ng bayan. Marami pong salamat sa ating mga nagbahagi kay Ms. May ng Bantayog ng mga Bayani Foundation, kay Prof. Herbie, kay Attorney Chel at Ma'am Eta. Maganda next time, no? Hindi na video para nakakausap talaga. Mas nakausap si Attorney Chel. At si KK Pia para dun sa kanyang mensahe at sa video na ginawa niya. Nakaka-proud sa amin, sa AFAD, na proud kami dun sa video na yun at sa fine. At kay Sir Louie, narinig po natin yung kanilang mga kwento at bilang pagpapatuloy tayo dito, tapos actually nagsisimula pa lang tayo. Hindi para sa programa to, pero yung mga serye ng mga activities, nakakatatlong oras na yata tayo. Iniimbitahan ko po kayo, naniyahan ko po kayo na mag-stay muna saglit para sa mga konting mensahe mula sa iDEFEND. Pasok. Maraming salamat pala, Sel. Salamat din, Ted. Salamat po sa lahat. Thank you. Hello? Jay, ikaw na. Hello? Naririnig ka? Okay. Magandang gabi po sa lahat ng naririto sa room at the same time lahat ng mga tumutok sa ating discussion for today. Maikling-maikli lamang po na anunsyo kung nakikita po ng lahat. Kita naman, ano? So, sa darating po na Tuesday, September 21, ay magkakaroon ng pagkilos ang buong In Defense of Human Rights and Dignity Movement o iDEFEND para bilang paggunita sa pagdedeklara ika-49
na taon mula nang ideklara ang batas militar sa ilalim ng rehimeng Marcos. So nananatili po ng ating mayor na panawagan o ang ating main na panawagan ay never again. Yung ating panawagan na wag nang maulit muli ang madilim na yugto ng ating kasaysayan. Ito po ay isang people's caravan. Dala-dala po natin ang ating main theme na Marcos Duterte, Pandemya ng Pasakit. Of course, andiyan po ang ating mga panawagan na resist dictatorship, end impunity, defend human rights, at para sa mas akma sa kasalukuyan na panawagan ay ang Duterte Panagutin. Again, ito po ay isang people's caravan na magsisimula sa may Commonwealth Avenue papunta ng Maynila sa may banda ng Espanya. So magsisimula po tayo ng alas 10 ng umaga. Inaasahan natin na mga around lunchtime ay makakarating po tayo sa may banda ng UST para sumanib naman sa pagkilos ng mga kasama mula sa Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA. At magkakaroon din ng isang United People's Action na gaganapin naman sa Liwasang Bonifacio. Pinapaalalahanan po natin at gusto nating i-request sa lahat ng mga nagnanais na sumama sa pagkilos na ito ng iDEFEND na magdala po tayo ng ating mga alcohol o yung mga disinfectant at mga extra face mask. Kung maaari din po ay magsuot din tayo ng black t-shirt para sa araw na ito. At magkakaroon din ng live coverage kasabay ng public action na ito. Abangan nyo lamang po sa ating YouTube channel, that's iDEFEND.ph, sa ating official Facebook page at iDEFEND.official, at sa ating Twitter at iDEFEND.hr. So ang ating pong live coverage ay pangungunahan, it will be moderated by Ms. Rose Trajano, isa sa mga kasapi ng steering committee ng iDEFEND. At the same time, magkakaroon ng mga speakers mula sa iba't ibang mga organization, yung mga leaders ng organizations na member ng iDEFEND. Tapos, maikli-maikli lang din po, bukod dito, ay sa susunod na Thursday, ay magkakaroon din tayo ng isang live stream na film showing at talkback mula sa mga student filmmakers ng isang universidad. Ito po ay in partnership with LILAC, Purple Action for Indigenous Women's Rights. So 4 PM po ulit yon sa September 23. Abangan po ninyo, at least we magkakaroon po tayo ng 6 na mga short films at magkakaroon din tayo ng pagkakataon na makausap yung mga kabataan na gumawa ng pelikula na yon kung paano ba nilang tinitignan ang yugtong ito ng ating kasaysayan. Paano nilang tinitignan ang panahon ng batas militar. Kaya ito po ay ikalawang pagkakataon ng ating quarantine ang batas militar sa lente ng bagong henerasyon. So yun po ang ating mga naka-line up. And lastly, sa September 28 ng 8 PM, tumutok lamang po kayo sa yung mga nasa Twitter at iDefendHR. Magkakaroon po tayo ng isang Twitter space kasama ang isang ML veteran, ang isang sociologist, at apat na mga leader kabataan upang talakayan pa rin ang usapin ng martial law, usapin ng kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa, at paano ba nakikita ng mga kabataan ang kanilang kontribusyon, at paano nila nakikita ang kanilang papel sa hinaharap, lalo na at paparating ang halalan 2022. So yun lamang po, maraming salamat. Chel, meron pa ba tayong mga announcements? Or okay na? Okay na tayo. Okay na tayo, Jay. Okay, so... ...191 people have lost their lives. COVID-19 is spreading. Department of Health reported 9 new confirmed cases.
patients 25. Medyo sa pinapatupad ngayon gaya ng social distancing. Na wala pa silang natatanggap na ayuda mula sa pamahalaan. Pagsunod sa sinasaad sa enhanced treatment. Ang mga inaasikasong COVID-19 patients, maraming doktor ang hindi na po nakaka-uwi. Take urgent and aggressive action. Lumabas tayo. Lumabas tayo. Lumabas tayo sa mabastayo pagmamahal. Papunta sa malawak na pagnawa sa isa't isa. Lalo para sa mga taong nagsasantabi at kailangan pakinggan. Lumabas tayo mula sa mga kanya-kanyang pag-aalala. Lampas sa sari-sariling pangamba. Dahil ang kailangang harapin ay sinusubok tayong magkakasama. Lumabas tayo. Lumabas tayo mula sa pananahimik. Mula sa pananahimik. Dahil ngayon ang buhay natin, ay hindi dapat pilit. Ay hindi dapat nakikinig at napapastulin nila. Lumabas tayo. Lumabas tayo mula sa dilim ng panlilinlang at panlilinlang. Malinaw sa atin kung ano ang gusto nating masalubong sa paglabas natin ngayon papuntang bukas. Kabuhayan na sasakay, pagkain na buhay, tahanan na kakaalam, malayang umalam, kamilos, makialam. Lahin ang kapakanan ng mamamayan, kilalanin ang karapatan. Lalabas tayo sa kabanatang ito sa buhay natin. Baon ng katotohanan, may mas malalaki na tayong mapagwawagian. Na hindi na tayo papaya maipasok muli sa ganitong hirap na kalagayan dahil matutut tayong bumaban sa iba pang mga sakit ng makulang. Lumabas tayo. Lumabas tayo. Lumaban tayo. Lumaban tayo.